Oras sa 3 minutos na magalipas ang alas 7 ng gabi. Straight to the point. Magandang gabi sa ating lahat. Welcome sa ating palatuntunan. Lakbay Katoliko, muli nagbabalik to yung lingkod. Brad Eugene Gapo, Depensor Katoliko. At sa gabing ito, marami tayong tatalakayin. Sasagutin natin itong banat ni Mr. Dan Maasin patungkol sa yung mga pamahayag ni ano, yung mga pahayag ni preaching ni Reverend Father Darwin Dietgano. At saka itong kay Brother Jando Alabado. Magandang gabi po sa inyo lahat. At bago natin ito tatalakayin, manalangin muna tayo. In the name of Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and of the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. So, once again, magandang gabi po sa ating lahat. Straight to the point. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood sa ating live. Magandang gabi po sa inyo, lalo-lalo na dyan sa Maya Punto Por Punto, at saka kay Reverend Father Darwin Itgano, sa lahat ng mga kaparean natin sa buong mundo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Straight to the point. Sa lahat ng mga Catholic Petipinder dyan sa Maya, no? May Salog chapter si Brother Daniel Sumalpong, at saka doon sa lahat ng mga ano doon sa Dipulog City. Magandang gabi po sa inyo lahat, at kamusta po kayo dyan sa lahat ng mga Catholic faith defender sa buong Pilipinas at sa buong mundo na rin. Magandang gabi po sa inyo lahat. Straight to the point. Oras sa 5 minutos na magkalipas sa alas 7 ng gabi. Straight to the point. So ito, meron na tayong DIY na kuan, meron na tayong DIY na yung lalagyan ng cellphone. Kanina na pag-isipan ko, kasi ang problema kasi sa ating DIY pa rin, yung cellphone nakaganon lang pag maganon lang konti, wala na. Mawala na yung connection natin doon sa ating kuan. So gumawa ako ng bago kanina, yung in-order sa Shopee ng kapatid ko nung para ilagay dito sa harap. Ay hiningi ko na lang sa kanya. Oh, kinuha ko yung ano, tsaka DIY ko talaga. Yan na po sa atin sa Facebook, ha. Anyway, salamat nga pala sa mga nag-views, lalo-lalo na kay Brother Jose Agcol. Shout out from Surigao. Good evening si Brother Kalisa David. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kaya ano, kaya Dandy Incarcius, gandang gabi sa iyo, sa pamilya mo, bro. God bless sa programa mo. Salamat ka pala sa iyo. Straight to the point. Anyway, nakalimutan nating mag turn on sa ating electric fan para hindi maaliwalas dito sa ating loob. Sige, turn on natin 'to. Aliwalas kasi pag walang ano, hangin. So anyway, yung halos dalawang oras po na pahayag ni Mr. Dan Maasin, gusto ko na sanang i-play dito yung video. Ang kaso, mahaba yun, mabubukasan tayo. Ito po kasi si Dan Maasin, niriribat niya yung mga pahayag ni Father Darwin, at saka itong sa kay Brad Jando, yung nangyari nilang debate. Doon to kung anong klaseng tema yung pinagdidebatihan nila. Hindi ko alam, basta kay nag-mention lang siya, ha? Nag-mention lang siya sa nangyari daw debate nila ni Brother Jando. Straight to the point. So tignan natin to. Sinulat ko ito kanina. Back to back, mayroon pa ako isa. Sinulat ko ito, yung pinaka-importante lang. Bigyan natin ito ng komentaryo. Kasi pag i-play natin dito, hindi naman ito OBS ng ano natin. Pag i-play natin, masyado na ito yung mahaba-haba, ano? O mahaba na yung usapin natin dito. So babasahin ko na lang yung mga sinabi niya, kasi yung pinakapunto lang po yung bibigyan natin ng komentaryo. Kasi ako, pag mayroong mga, ang tawag nito, mayroong mga pahayag sa ibang sikta na tinitira yung Katoliko, manood lang ako at makinig, isusulat ko na lang. Ito, kagaya nito, iriribat natin to. Sinabi pa niya, doon kay Mr. Curious, nagkakontrahan ng aral.
patungkol sa compilation sa Biblia, hindi nagkukontrahan ang aral. Ikaw lang yung nagkukontrahan yung isipan mo. Straight to the point. Ha? Yung isipan mo lang ang nagkakontrahan. Kung hindi pa naman kontrahan yung isipan mo, kung hindi nagkakontra-kontra yung isipan mo, eh nagkatuliko ka na sana. Straight to the point. Ganyan lang kasimple, di ba? Nagkatuliko ka na kung hindi nagkakontrahan yung isipan mo. That's why, wala namang kontrahan, eh pareho kaming katoliko. Bakit hindi ninyo tinutuligsa yung mga kapwa nyo 70 Adventist na minsan nagkakontrahan yung aral, di ba? Oh, di ba may pumasok sa atin dito nung nakaraan pa si Bakor ba yun? Isang 70 Adventist. At sinabi niya, bilang isang 70 Adventist, hindi siya naniniwala na ang relihiyon ay hindi makapagligtas dahil para sa kanya, siya po ay 70 Adventist, ang relihiyon talaga can save, makapagligtas sa atin. Pero ito mga Sabadista, talak na tawag nito, hindi makapagligtas yung relihiyon. Diyan pa lang ha, nagsisinungaling, nagkontrahan na kayo. Straight to the point. So paano naman, kaya nga maraming mga upset sa inyo. Dahil hindi naman nagustuhan yung mga aral niyo. Straight to the point. Ha? Kaya pala hindi nagustuhan yung mga aral niyo. That's why. So dito pa lang, ano? Oh, dito pa lang sa sitwasyon na ito, malalaman na natin na talagang sila po ay nagsinungaling talaga. Ah, nagkakontrahan eh. May sabi pa dito sa ano, si Father Darwin, isang sinungaling na pare. Sinungaling ba ka mo? May ebidensya ka ba? Si Pastor Bacalares nga ay sinungaling pa na ubod pa na sinungaling. Ha? Hindi nga alam kung ano yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. O ano to? Nangaral kayo. Ito. A plus. Yan, yan. Nangaral kayo. So, ibig sabihin, sa bagay, wala naman kayong karapatan mangaral. Bakit kayo nangaral? Baka yung mawawala itong kwan natin. Oh, ito. So, walang kontra. Can you speak English, please? Proud to be Catholic. Proud to be Catholic. English, Tagalog itong ano natin. Kasi pag English, nahihirapan na tayo. Ha? I'm not, kwan. I am not expert regarding about speaking English language, but I have a little knowledge regarding about English. That's why I use Taglish talaga. Taglish. Kung hindi ko kaya sa Tagalog, i-ano ko ito sa English language. Now, aside from sa kanyang mga pamamahayag, no, sabi pa niya, ito daw si Jando, panay objection sa moderator. Ikisa naman ako. Normal yun, mag-objection ka dahil kayo po kasi, hindi naman kayo pumapalo, nag-follow sa mga rules. Naglatag pa nga kayo ng pahayag nyo, ang layo pa sa tema, that's why. Straight to the point. Ha? Mag-object ba itong mga Katoliko si Jando? Mag-object ba sa debate kung tama yung presentation mo? Yung mga kasamahan nyo dito, mga Sabadista, pumasok sa live ko. Walang problema, open naman kayo. Pero hindi marunong magbasa ng caption. Nung tinira ko si Archianyidi sa live ko, ito si Bulawan, pumasok siya. Alam ba ninyo kung ano yung pinag-uusapan niya? Sabat! Straight to the point! Oh, ha? No! Ang layo sa issue! Bakit yun ba yung sabat lang ba yung alam ninyo? Oh, sabat lang ba ang alam ninyo? Ngayon, normal na mag-object kasi kaming mga Catholic defender, mag-object kami kapag yung tema ninyo hindi pasok, yung tawag nito, yung usapin ninyo hindi pasok sa inyong ano, sa inyong sa temang binigay nyo o sa temang pinag-uusapan. At sa lahat ng nanonood, Tagalog na ako ngayon, si Pinzania Duque. Oy! Si Brother John Agrabio, bro, tuloy ka ba sa ano? Sa 21, sa kwan? Sabihin mo lang ha, dahil sasabay na lang ako sa iyo.
Wala naman kasi dito sa amin eh. Hindi daw sila pumayag, di malayo na yun. Now, mayroon pa siyang sinabi oh. Bininya, sa nagpapasalamat daw siya dahil yung OBS niya okay na daw. Binigay daw siya, binigyan daw siya ng Diyos at saka gagayahin na rin daw niya yung punto por punto. Gagaya pala to, kopya kayo ng kopya. Gumawa nga kayo ng sariling inyo. Ha? Straight to the point. Kuha kayo ng sariling inyo. O saka huwag niyong idama yung Panginoon sa OBS na sinabi niyo, yung laptop ninyo na naayos na daw kuno yung CPU nila, okay na daw, mayroon na binigyan doon sila ng Panginoon. Straight to the point. Huwag niyong idama yung Panginoon ninyo dahil unang-una, walang Panginoon sa Seventh-day Adventist Church. Claro, prangka po yung pagkasabi noon. Si San Pablo na nga mismo ang nagkonfirma. Paano sinabi ni San Pablo? Sabi niya, sa Acts chapter 17 verse 24. Ano banggit ni San Pablo? Ang Diyos ay hindi, wala sa mga templo o hindi nananahan sa mga templong tatag lamang ng tao. Dinidenay ninyo na hindi si Ellen Goldwhite ang nagtayo sa inyo. O mayroon akong kopya dito. Sinulat ko ito, sinabi niya na mayroon pang isang mga ngaral sa kanila Seventh-day Adventist, di ko alam kung ano pangalan nun, na sinabi talaga niya na hindi sila tatag ng tao. Kung Google yung babasihan natin, kung Google yung babatayan natin, apat po ang founder ng simbahang Sabadista. Ah, nakakatawa kayo sa ano? Sa tawag aninian, yung pahayag sa Wikipedia sa Tagalog. O ano ba yung tawag nila sa Tagalog? Sino ang nagtayo? Ito. Ang nagtatag sa Sabadista. Ito, tingnan natin to. O apat. Ha? Ano ba sa Tagalog tawag sa inyo? Simbahan ng Adventista ng ikapitong araw. Oh, no. Nakakatawa yung pangalan nyo. Straight to the point. Sino founder? I-search nyo Wikipedia ha? Naniniwala pala ito si Dan Maasin ng history. Di ba? History lang nang naman eh. Ito. Sa Wikipedia, hindi bias ito. Dahil hindi naman ito non-sectarian itong Wikipedia. Apat po yung founder nila. Si Ellen Goldwhite, si Joseph Bates, si J.N. Andrews, si James White. Alam ba ninyo kung bakit tayo mayroong laptop sa gilid? Dahil mayroon tayong mga referensya na na online yung datingan. Limbawa, itong mga Wikipedia, wala namang librong Wikipedia. So, dito tayo gumagamit. At saka ibang mga references na online yung kuha. Maliban na lang sa mga Biblia. Mayroon naman Biblia online. Pero itong mga kuha, halimbawa, yung mga video. Alam nga naman kasi magbuklat na Biblia. Alam naman video dito. So, ayan, apat po yung founder. Baka hindi sila maniniwala doon sa sinasabing deklarasyon po ng nitong Wikipedia. Ito na. Babasahin natin itong kuhan. Yung kanilang sariling aklat, Seventh-day Adventist Belief. Malinaw ang founder, hindi si Kristo. Ito. Try natin to. Belief po ito ng Seventh-day Adventist. Ano sabi? The gift of prophecy was active in the ministry of Ellen Goldwhite, one of the founder of the Seventh-day Adventist Church. Isa sa mga nagtatag sa Sabadista. Anong tawag nito? Isa sa mga nagtatag sa simbahan ng Adventista ng ikapitong araw. Hindi kayo tawag nito. Magpapasok tayo na bisita mamaya lang ha. Nagungomentaryo pa ako. Tiyos mo na kayo. So hindi kayo tatag ni Jesus Cristo. Tama si San Pablo na sinabi niya na wala ang Diyos sa mga templong tatag lamang ng tao. Straight to the point. Kaya huwag niyong idama yung OBS. Binigyan kayo. Wala tayong sounds. Sandali lang ha. Lakas naman tayo. Sa ano siguro, wala siguro ng ano, yung sa cellphone mo, volumein mo. May 'di ba? Minsan manood ka ng live may X. At nagtataka rin ako sa ano, hindi niyo ba napansin dito mga Sabadista?
Ang mga Sabadista po kasi, buhat nung nagsimula tayong magtagalog, nagtagalog na rin sila. Oy! Ha? Nagtagalog na rin sila. Diba siguro ito, hindi ko alam kung anong tira nila. Ha? Hindi ko alam kung anong tira. Now, huwag niyong idamay. Kung binigyan kayo ng OBS, kung meron kayo laptop, binigyan kayo, hindi galing sa Diyos yan. Abuloy po galing ng pastor yan. Straight to the point. Dahil meron naman kayong, meron naman kayong, di ba may allowance yung mga, hindi allowance, wildo. Kasi meron akong chatmate dati, 7th Adventist, sabi ko, patay na po yung mga magulang ko. So, saan ka nakatira? Nagiging suta ko yun for ilang kwan lang yan, ilang linggo siguro. Nung nag-abroad doon siya, wala na kami communication, nawawala na yun sa kabilang account yun eh. So, sinabi ko, nandun ka pala sa tita-tito mo. So, sila yung bumuhay sa inyo. Yung kapatid ko rin. Ano ba trabaho ng kapatid mo? Lima na 70 Adventist, ha? Lima na 70 Adventist? So, sabi ko, ilan? May sweldo ba yung liman? 7 million buwan! Ha? Oh, no! Grabe naman! 7 million buwan? Wow naman! Sus, nako naman, oo. Laki, ha? 7 mil. Daig pa yung mga nagtrabaho sa private school. Isa yung private school. Kami nga dati sa sa LGU, 6,000 lang yung namin. Hindi ka umabot, 4,000! 200 kung hindi ko nagkakamali. Yun po yung sahod namin sa sa LGU pa ako dati. So ito, 7 mil. Aba, laki pala. Kaya pala, yung mga liman, kahit na sinungaling, sige pa rin, para lang may magkaganon lang na pira, magkaganon. Sus, ako naman, oo. Straight to the point. Normal, makapagbili kayo nun. Pero unlike sa mga Katoliko, masabi talaga namin na bigay ito ng Diyos. May mga tao na halimbawa itong si Brother John Agravio, wala akong ibang ma-example, nag-program siya sa radio. So ilang taon na yung program niya, matagal na yan. So yung radio program po, unang-una, hindi yan siya makapag-programa sa radio pag walang pera. So siyempre, hindi naman sariling pirang ginamit niya. Kasi po, kami mga Catholic to defender in the first place, mahirap lang po kami. Ha? Mahirap lang po kami. Wala po kaming sariling pera ngayon. Question, ang tanong. Saan ba yung pera na binayad niya sa radio station? Galing po yan sa mga may taong mabubuting kalooban. Sponsor in short. So sila yung ginamit sa Panginoon na hinimok yung puso para mag-sponsor kay John Agravio, Brian Agravio, para makapag-program sa radio. Para yung ebanghelyo ay marating sa buong, hindi naman sa libutan tong radio station. Depende yan kasi ang radio station, pag walang live sa Facebook, yung kagaya yung sa radio station na kanyang pinagpasukan, wala namang live sa Facebook yon. Nung nandun, is tawag nito, depende yan sa frequency kung hanggang saan umabot yung sa radio station. Unlike po kasi sa atin sa Facebook live, kahit sa ang dako na mundo tayo, aabot tayo. So, di ba, yung instruction po ng Panginoon sa kanyang mga alagad, St. Mark chapter 16 verse 15, Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo. Preach the gospel. Hindi sinabi ng Panginoong Jesucristo, gumamit kayo ng radio station. Since nandito na tayo ngayon sa high technology, kaya tinawag high technology na tayo. So kahit radio station, kahit nga Facebook, pinapasok natin, So, pag pinapasok natin normal, may mga taong tumulong. Halimbawa, itong microphone ko, itong headset ko, hindi po sariling pira ko to. Bigay ito ng sponsor. Naawa sila sa akin ito. Hindi ko nga alam kung pang ilan na ito. Ha? Marami na po kong binili. Yung isa, binigay ko kay Brian Agravio. Tulong ko na rin sa kanya. Hindi yun. Kwan ha? Wala akong hiningi sa kanya. Magbayad ka. Dahil mahal yung pagkabili ko nun. Wala. Tulong-tulong kami mga Catholic Faith Defender. Kung sino yung wala,
Kung mayroong, kung siya mayroon, magbigay siya. Wala namang, oy. Tingnan nang nangyari ni Dan Maasin, pati libro Katoliko, ginawa na rin niyang negosyo. Straight to the point. Ah, yung anong klaseng libro 'yon, yung kulay pink, na kanyang ginawang negosyo. Wala namang Katoliko na nagprinta ng libro. Siguro, ay doon to kung sino ba 'yung mayroon. Wala namang Katolikong piniprinta itong Seventh Adventist belief. At saka, magandang gabi kaya, Brother Noah Masibay. Bininta namin. Sa mga kapatid naming Katoliko, wala. Tignan niyo ito, si Dan Maasi, di pa kontento. Pati librong Katoliko, pinagkikitaan na rin. Oh, no. Ha? Dapat sana, magpasalamat ka na lang sa Katoliko. Dahil pag walang Katoliko, wala ka talagang librong maibinta, no? Mm. Straight to the point. Oh, ito. Huwag niyong isali yung Panginoon sa mga kagaguhan ninyong OBS-OBS. Binigyan kayo ng computer. Sa pastor lang siguro, bigay siguro yun. Ha? Tignan ninyo. Kawawa naman. Hindi naman ako kuhan, pero kawawa talaga itong mga taong naloko sa mga Sabadista. Ito nga. Hindi pa tayo nangangalati. Ha? Dalawang oras yung ano niya. Sabi niya, inangkin lang sa Iglesia Romana Katolika ang Biblia. Wala naman sa Biblia ang aral. Ano sinabi niya? Sabi yan niya. Yeah, sabi yan ni tawag nito Dan Maasin. Shout out kay Brother Misael Ortiga. Sabi niya, angkin lang kayo. Yung aral nyo, wala sa Biblia ito, ha? Hindi pagbabatayan natin porkit yung aral nyo nasa Biblia, kayo na yung may-ari ng Biblia. Dapat alam ninyo yan. Straight to the point. Hindi ang Biblia na laglag galing langit at pinulot ng mga tao at inaral, binasa, nangaral na kagad. Proseso po yan. Hindi naman siguro kayo kagaya ni Darwin Butlay, ano? Sinabi niya, nandoon na yung Biblia. Nung hindi pa nagawa lahat ang mundo. Ha? Meron namang printer sa taas. Sabi niya, meron. Lahat ng mga brand, meron. Patawa talaga itong si Butlay. Ha? Patawa itong si Butlay. Straight to the point. Walang ano ba naman kayo. Ngayon ito. Kahit na, yun ba yung sinabi ko sa inyo? Dati pa, sinabi ko na sa inyo yan. Kahit pa ang buong laman ng Biblia, kahit pa yung mga original Greek Bible, yung mga pinaka nearest translation sa Greek Bible, yung mga Latin Vulgate, meron ako dito, Latin Vulgate, kahit pa lahat ng mga laman sa Biblia na memorya ninyo, na-memorize ninyo lahat at napasok sa utak ninyo, sinusunod ninyo lahat, hindi ibig sabihin, kayo na yung tunay at kayo na yung may-ari sa Biblia. Straight to the point. Ha? Dapat alamin ninyo yan. So, pag sinabing Katoliko yung ari ng Biblia, normal in the first place, tayo kami ng Panginoong Hesus Kristo, normal pag tayo tayo ng Panginoong Hesus Kristo din. Conclusion, we are the owner of the Bible. Straight to the point. Ebidensya. May ebidensya ba tayo? Meron. Ito, lagi na natin itong binasa. Pagpasinsahan na lang muna at hindi ito tatanggapin ni Dan Maasin. Wala akong pakialam sa inyo. Illustrated Dictionary of the Bible, ha? Hindi po basta-basta yung ebidensya natin. Ito, magbasa tayo ng mga Catholic Epistle. Ayan. The traditional designation of seven letter in the New Testament, James. One and two, James. First, and second Peter, first, second, and third John, and Jude. The word Catholic means general, worldwide, universal. Diba? So, ang yung mga testament, yung mga New Testament, basahin pa natin to. Meron pa ako isa ebidensya. Hindi ko na lang babasahin tong New International Version Dictionary of the Bible. Ito na lang. Yung Oxford Companion to the Bible. Protestante ito eh. O, sa Pina 104 to 105. Ito ang mababasa natin dito. Ayan, ha? Yung Catholic Epistle. Catholic Letters. Yan. Kasi dapat alam na mga Sabadista ito. Basa kayo ng basa ng Biblia. Wala kayong ebidensya na inyo. Huwag kayong bumasa ng hindi naman inyo.
Nakakahiya po. Diba yung sinabi sa mga Seventh-day Adventist, Brad, libro namin yan. Dapat kami ang may karapatan na mag-explain sa inyo. Oh, libro namin yan. Biblia. Kami dapat may karapatan yan, mga Katoliko. Straight to the point. Ayan o. Catholic letters. Mga sulat Katoliko. Ano to? General Grego Catholicos Epistle written to early Christianity at large rather than to specific congregation like Letter of Paul and Revelation 2-3. The New Testament contains 7 Catholic letters. James traditionally ascribed to the brother of Jesus. Mark chapter 6 verse 3. Galatians chapter 1 verse 19. 1 Corinthians chapter 9 verse 5. Acts chapter 1 verse 14. First and second Peter ascribed to Jesus' disciple. First, second, and third John, which are related to the Gospel of John, and Jude ascribed to the brother of James. Alam ba siguro ni Dan Maasin nito? O alam ba siguro nitong Seventh Adventist Church na ito? Catholic letters po. Pag sinabi natin Katoliko, ano po ba kahulugan ng Katoliko? Yun nga yung katunggali ko sa debate, yung Shadunis. Naghanap na siya kung anong ibig sabihin ng Katoliko. Ha? Normal, nagagamit na tayo ng dictionary pag kahulugan yung titira tayo, kapag kahulugan yung sasabihin natin, pag maghanap ka na ng kahulugan. So ano ang Catholic? Kasi binanggit, dalawang ibig din siya. Mayroon pa ako dito isa, oh. Yung New International Version of Dictionary of the Bible. Catholic letters, yung mga New Testament. Ito. Ano yung kahulugan ng Catholic? Non-sectarian po ito, ha? Webster Dictionary. Catholic, the original Christian Church, member of the Roman Catholic Church. Straight to the point. Ay, alinaw. Membro ng simbahang Katoliko. Yan ha. Kasi marami busy sa tayong nagtalakay sa the history of the Bible. Yung pinaka-basic lang po yung sinabi natin. Ano? Yung pinaka-basic lang. Sandali yung gusto mga pumasok, mamaya-maya na lang ha. Kunti lang naman itong payag ko. Ito pa. Baka hindi alam ni Dan Maasin ito, si Halley's Handbook Bible, ni Henry H. Halley. Ito ha. Alam ko naman ito si Dan Maasin. Iriribat niya itong payag ko. Alam ba ninyo, nakakatawa talaga ito. Nagriribat siya, gumagamit ng referensya. Hindi man lang niya pinakita sa kanyang mga viewers. Oh, no! Para malaman ninyo, para malaman natin kung anong librong ginamit niya. Pagka wala siyang ipapakita, pagka wala siyang pinipresenta ebidensya na talagang, unlike po sa atin, meron tayong sinosyo na ipakitang libro. Canon adopted by the Council of Carthage. Inyo ba itong Council of Carthage? Ito. In 397 AD, the Council of Carthage formally established the New Testament canon by ratifying 27 books of the New Testament as we know them, expressing what had already become the unanimous judgment. Ano ba itong sinabing unanimous? Wala pong tumututol. Ano? Unanimous nga. In Bisayan term, why, misupak? And accepted a book that was destined to become humanity's most precious heritage. Scholar ng Protestante versus Dan Maasin. Straight to the point. Ha? Tayo palang simbahang Katoliko at the Council of Carthage na siyang may hukom na 20 city na lang yung libro sa New Testament. Wala nang idadagdag pa na ibang libro. Meron pa ko isang ebidensya, Bible Almanac. Basahin natin to. Bible Almanac, ha? Bible Almanac. So, wala, Dan Maasin, wala, ano bang nangyari sa iyo? Ito. Pahina 12. Basahin natin to. Ayan. By 200 AD, the church, Protestante po itong libro, ha? The church was officially using the four gospel as their authority for the life and teaching of Jesus. Sino ba itong binanggit na church? Ha? Kayo ba? Hindi kayo nito. Dahil in the first place, 1844 lang po kayo nagpapakita dito sa mundo. Meron akong ebidensya yan, ha? Straight to the point. Ngayon, by this time, also Paul's letters were accepted as equally important then.
During the 3rd and 4th centuries, the remaining books of the New Testament were approved. This process was formally established when church leaders, sino ba itong church leader, compiled a list of books similar to our New Testament at the Council of Laodicea, 363 AD, and the Council of Carthage, 397 AD. Kayo ba itong mga church leader na sinabi? Ha? Hindi. Pero naman kayong leader, si ano, si Bacalares, eh, leader ninyo. Oh, no. Si Amikan. Oh, no. Amikan ba yun? Yung si Kwan? Si Camacho. Na walang ibang nagawa sa debate namin. Sinabi na lang niya, oo, oh, hindi naman tayo total. Last Sunday yung mababasa sa Revelation 1, Jesus. Negatibo siya. Pero nag-okay na siya anong nangyari sa inyo. Straight to the point. Yeah? So, dapat alam ninyo yan. Dan Maasin, ha? Marami pa tayong ebidensya. Hindi ko na lang ito lalahatin kasi mabubukasan tayo, ano? Itong simbahang Katoliko talaga may-ari sa Biblia. Yung sinabi niya, bakit hindi yung sinunod ang aral ng Biblia? Mayroon namang hindi na namin sinunod sa Biblia. Yung mga Old Testament na mga sabbatical, wala na kami noon. Yung mga hindi kumakain ng baboy, yung karneng baboy, di ba, nakarecord sa Biblia, hindi na namin sinunod yun. Well, in the first place, batas na po yung mga Hudyo dati yan. Nasa New Testament na tayo, ano? Yung pinafollow lang natin sa Biblia, mga moral law, at saka yung mga teaching ni Jesus Christ. Kung mayroon man tayo na i-follow sa Old Testament, lalong-lalo na itong mga salita ng mga propeta, moral law. Hindi na yung sabbatical, yung mga ceremonial, wala na yan. Peace out na yan. O, ang hirap nyo kasi, eh, pag-follow nyo pa rin yan. Wala na, peace out na yan. O, sino bang nagsabi sa'yo na hindi namin sinunod itong Biblia? Kasi si Father Darwin daw sinabi, 405, patay na po si Damaso. Bakit sinabi niyang kinumpiled? Hindi lang niya siguro tinapos yung Biblia, anong nung video. Ibig sabihin niya, no, ni Father Darwin, o oh, ito, magbasa na lang tayo ng Alpha and Omega sa kwan, sa Seventh-day Adventist Church. Basahin natin itong vulgate na sinabi niya. O, oh, factual index po ito, ha. Pag sinabing factual index, abay, solid evidence ito. Factual nga, eh. O, yan, o, vulgate. A Latin translation of the Bible made 390 to 405 by the Venerable Jerome. Ba, venerable pa yung tawag nyo? Oh, venerable pa yung tawag nyo? Straight to the point. Paano yan? Nasa, nakarecord yan, oh? Oh, tignan natin itong compilation of the Bible. Bible, ito. Saan natin to? Kanila pa rin, ano? Yung, itong Bible translation. Ayan. The most, pahina 299. The most important Latin translation was made by Jerome at the close of the 4th century. In the Catholic world, it gradually achieved canonic authority because the Bible, because the Catholic Church opposed the translation of the Bible into language of the people, such translation did not become common until the time of Reformation. By the years 1986, the Bible or parts of it had been translated into 1,829 languages. Kita nyo? Hindi po tayo may sabi. Libro pong sabadista ito. Ha? Oh, libro pong sabadista ito. Kaya nga kung may mga sabadistang nanood sa ating live, problema ninyo kung hindi nyo paniniwalaan ito. Ha? Oh. Straight to the point. Ano pa yung sinabi niya? Ito. Gumagamit pala siya ng book ni Juan, nitong si Brother Duane Cartuano ba yun? Yung Bible scholar. Si Dan Maasin, Irok. Pisat. Hiningian siya ng papilis or certificate na siya'y binigyang authority ng mga Bible scholar na mag-interpret sa Biblia. Kahit anino, walang naipakita. Oh, no. Kawawa naman pala. Straight to the point. Kaya pala, may sarili kayong pag-uunawa. Ginamit niya, sabi pa daw sa libro ko, wala akong libro na,
compiled by the apostle and his followers, hindi niya naintindihan ang mga apostle, mga katoliko, at yung followers ng mga apostle, mga katoliko din, sila si Pope Damaso. Di ba, sa Santo Papa yan, ika-37 Santo Papa, ang katolika siya nag-compile ng Biblia, kinomission niya kay St. Jerome. Sino ba ito si Pope Damasos? Successor of St. Peter, that's why followers pa rin, yung mga bishop natin. Si, alimbawa, ito si Cardinal Hugo de Santo Caro, na siyang naglagay ng chapter sa Biblia. Ha? Si, tawag nito, yung isang Dominikanong pare. Saan ba natin mababasa dyan? Sila yung naglagay. Oxford Companion to the Bible. Meron yan. Sa Foundation of Pentecostal Theology na libro, meron din. Oh. Mga followers siya ng mga apostoles, hindi po mga pastor. Oh, no. Ha? Then, mas yung dapat alam nyo. Sus na ko naman, oh. Hindi alam. Alam ba nyo? Mga sabadista, kung ano itong ibig sabihin ng followers? Pastor ba itong mga followers na ito? Hindi. Kaya nga, kung gumagamit ka na libro niya, no, ni Bradwin, sulitin nyo ng unawain. Dito pa lang, parang makonclude ko na dito, na saan ba yung pag-uunawa nyo? Meron ba kayong mga reading comprehension sa pagmagbasa? Straight to the point! Wawa naman. Oh, ah. Kawawa naman. Kay Father 405 AD, sabi niya, kay Duay naman at Apostle and his follower. Oh, halimbawa, itong si Father Darwin, sabihin na lang natin, ha. Oh, granting without admitting na si Father Darwin ang nag-compile sa Biblia, followers pa rin yan ng mga apostoles. Mga pare po sila sa loob na sibahang tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Straight to the point. Hindi alam nitong si ano? Si Dan Maasin. Di ba? Hindi alam. Sige. Gumamit pa siya ng reference. Pero hindi niya pinakita. Ha? Yung kay Father Darwin, si Pope Siricius, nagala ng Biblia. Kaya curious daw si St. John Chrysostom. Si curious naman, tama naman sinabi ni Mr. Curious Catholic ba yun? Yung sa Facebook page sa kaya kwa niya. Tama naman yung sinabi niya. Si St. John Chrysostom, siya po yung pinakaunang nagsalita ng ta Biblia sa kanyang homily. Pero hindi ibig sabihin na siya yung pinakaunang nagngalan. Siya yung unang gumagamit, nagbigkas sa kanyang homilya nun. Halimbawa, ito si Dan Maasin. Nagngalan siya ng Seventh-day Adventist Church. At ako yung pinakaunang taong gumagamit niyan. At nagbigkas sa aking pangangaral na 70-20, halimbawa lang, ha? So, hindi nga alam niya, kasi, ha? Oh, ito na. Ito na yung ano. Sa likod kasi, sa lahat, ito yung sinabi niya. Mayroong katolikong pumasok sa kanyang live si ano? Si Brother Kalisa. Nakakatawa itong magtanong si Brother Kalisa, parang ipit na ipit itong si Dan Maasin. To the point. Marunong pala itong magtanong si Brad Kalisa. Si Dan Maasin nga, natawa tuloy ako kahit, I don't know, ano? Kasi tayo po sa ating programa, pag may pumapasok na katoliko o kahit hindi katoliko, pag sila'y sumasapa, sapo kayo na sapo dyan, wala akong pakialam sa inyo. Ha? Pero si Dan Maasin, kunti sapo lang, i-remove ka na kagad sa kanyang live. Oh, no! Para bagay, napipikon siguro. Straight to the point. Ayan na. Sabi niya, Sabbath keeper daw ang nag-compile sa Biblia. Ha? O wala tayong total doon. There's no problem regarding about that. Naniniwala naman kaming Katoliko Sabbath keeper. Question, ano po ang Sabbath ng mga apostoles? Kung apostoles yung pinagre-referan mo. O kung halimbawa, yung apostoles ang sabi ni sa libro ni Brad Dewey, no? Na apostoles, sige, wag na lang natin isali yung followers kasi ayaw niya tanggap, di nga alam niya kung ano followers. Oh, sige. Ito mga apostoles. Ang Sabat po ng mga apostoles ay Linggo, hindi po Sabado. That's why kung magbabasa tayo ng history, Sunday was kept time, was kept holy from the time of the apostle. Marami akong diksyonaryo dito, pag-uusapan natin yan ha, sa susunod siguro na episode natin, yung Sabat, Sunday.
Marami akong ebidensya dito, Sunday is a Christian Sabbath. Ayaw lang niyang tanggapin. Dahil in the first place, hindi po pumapanig. Inaaway siya sa mga diksyonaryo kong ito. Kakapal-kapal ang diksyonaryo ko. Straight to the point. Ha? Meron akong diksyonaryong lumang-luma na, na walang cover. Hindi ko alam kung anong taon na ito. Siguro hindi pa ako pinanganak nito. Luma na po ito. Wala nang cover, oh. O, babasahin ko ito. Yung Sunday. Ito. Yung Sunday. Ayan, oh. Sunday, the first day of the week, the Lord's Day, the Christian day of worship. Oh, ito, kahit ito lang. So ano bang ibig sabihin ng Christian, iba? Yung mga apostolos yun sila yung pinakaon ng Christian. Hindi magsisinungaling ang diksyonaryo dahil kahit kailan, ha? Kahit kayo, yung mga teachers ninyo na Seventh Adventist, maniniwala. Huwag yung sabihin, i-deny ninyo diksyonaryo, bakit kayo nagiging teachers? Oh, nako naman. Wala sa D-Keepers na kasulat sa Biblia, ibang topic na to. Sabi niya, hindi daw si Sanctis Pagninos. Actually, itong si Sanctis Pagninos, siya talaga yung gumawa sa verse of the Bible. Itong nangyari kay Robert Einstein, siya ang isang protestante, siya yung nag-revise lang po yung ginawa niya. Di naintindihan ito si Dan Maasin. Revise. So sige, i-granta lang natin na protestante yung gumawa sa versikulo sa Biblia. Eh bakit tinanggap ito ni Dan Maasin? Hindi naman to sa Sabadista. Yung King James Version na paboritong gamitin ng mga Sabadista. Hindi yan gawa ng Seventh Adventist. Bakit nyo kasi nilagyan ng logo ninyo? Gawa yan mga Anglican Church. Kaya nga tinatawag na King James dahil inihandog yan kay King James sa England. Ano ko ba? O naman o. Wala kabalo. Lagi, hindi alam. Sino ba itong ano, nag-comment sa atin? Sa totoo lang, dito lang sa Pinas ang relihiyon na siraan ng relihiyon. Doon sa ibang bansa, wala naman siraan kahit saan. Wala kang respeto to all religion. Ha? Hindi mo masasabing walang siraan. Manood ka lang ng ibang mga video. May debate rin sila, ano? May debate nga. Hindi mo lang nakita siguro dahil nag-focus tayo sa Pinas. Manood ka ng mga debate sa ibang bansa, may debate rin. Shout out sa mga viewers mo, bro. Sige, mamaya. Papasok kita mamaya. Bro, pagkisagot, may mabasa ba sa Biblia, bro? Muna, sinalita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay Biblia. Wag mo kong tanongin ng ganyan dahil hindi naman aral namin yan. Saan sa Biblia basahin natin? In the first place, aral ang mga Protestante Bible alone. Edo ka sa Protestante magtanong nun. Straight to the point. Ito. Merong tanong si Kalisa David. Sabi niya, sino ang Seventh-day Adventist na nag-compile sa Biblia? Actually, ha? Honest. Direkta. Hindi nakasagot si Dan Maasin. Oh, no. Sabi niya, wala mi nangangkin. Hindi po kami nag-angkin na kami ang nag-compile sa Biblia. Sabi lang niya, Sabbath keeper daw. Wala problema, Sabbath keeper. Naniniwala ba tayo na mga apostolate Sabbath keeper? No! Ang question, anong sabat ang kanilang pinangilin? Pinangilin ng mga apostolis. Panis na yung sabado ninyo. Straight to the point. Hindi niya alam. Awawa naman itong si Dan Maas, hindi niya alam. Watching from Usami, si Sister Joby Bugtong. Salamat niya para sa Guan. Good evening si Guan. Conservative Catholic versus Liberal Catholic, yan palaging nag-aaway, lalo na sa Amerika. Kita nyo, mayroon pala. Ito ibang tanong niya, kung SD nag-compile, kailan itinayo ni Ellen Goldwhite ang Seventh-day Adventist? Hoy, yung Seventh-day Adventist na organisar kayo 1863 at nagpapakita it appears the history of the Seventh-day Adventist, the history of Adventist Church, historically it appears in 1844. So hindi talaga kayo tatag, hindi alam. Itong pinakatanong ni sino ba yun? Mayroon pa. Napakaganda, sabi niya, napakaganda ng SDA Church dahil mayroon po silang propita.
Ah, anong sabi ni sa ni Kristo mismo ha? Sa Saint Luke chapter 16 verse 16 yung mga sulat. Ah, yung mga sulat ni Moises, yung mga ano ni Moises. At di na mauulaw si Dan. At yung mga propeta hanggang kay San Juan Bautista lamang. Sa Old Testament, ta libro, ang last prophetic book si Propeta Malakay o Malakias. At saka itong sa New Testament tayo, sa Christian belief, the last prophet, hindi si Ellen Goldwhite. Oh no. Si St. John the Baptist. That is why kung sabihin mo, ay napakaganda talaga ang Seventh Adventist, may propeta. Straight to the point. Tignan natin kung anong propeta nyo. Maganda nga, mayroon kayong propeta. Yan o. Itong ang dakong away, ang malaking away sa mabuti at masama. Taga Bisaya ito. Tinagalog ko lang. Kasi mayroon tayong mga viewers. Ha? Ayan o. Propitang palpak ito. Sabi sa kanilang librong isinulat mismo ni Ellen Goldwhite. O yan o, may author Ellen Goldwhite. Ang dakong away, tali sa maayog daotan. Bisaya ito, tatagalogin ko na lang. Ayan o. Marami ng mga sinungaling na mga propeta na magsidatingan sa buong mundo. 1 John chapter 4 verse 1. Kasali na ito si Ellen Goldwhite. Oh no! Kawawa naman pala. Straight to the point. Sa mga Bisaya dyan, babasahin natin to. Daghang bakakong mga manalagna nga manungha sa kalibutan. Unang Juan 4:1. Hinoon, lakip na niini si Ellen Goldwhite. Uy. Inyong libro. Binasa ko lang. Ha? Nako naman. Straight to the point. Mangutana ko nimo. Sige, pasok ka ha. Hindi nga ano, hindi nga alam nitong si Dan Maasin. Si Ellen Goldwhite daw tinawag, di ko alam yung first Christian sa mga Amerika. Kasi kung magbasa tayo ng kasaysayan, the first yung nagkaano, yung mga talagang British, yung mga Spaniard, sila yung pinakauna na nag-Christianize doon. At pangalawa, galing po sila ng Roman Catholic Church. Paano kaya ito si Ellen Goldwhite na galing Amerika? Paano siya nagkakaroon ng Kristyanismo kung walang nangaral sa kanya? At sinabi pa niya si Ellen Goldwhite tinawag sa Diyos. Saang talata sa Biblia tinawag siya ng Diyos? Sige, papapasokin kita pero magtagalog ka. Pag hindi ka magtagalog, kick out kita dito. Dahil Tagalog tayo ngayon, ha? Sige, ipapasok kita. Ako bro, pasok ako. Sige, mag-request na ngayong gustong pumasok, ano? Ah, ito muna, ipapasokin natin itong Seventh Adventist. Itong Adventista, papapasokin natin to. Si ano? I-accept mo para magkausap tayo, ano? Oras, 51 minutos na, magalipas sa alas 7 ng gabi. Medyo mahaba-haba rin tira natin, ano? Ito, magandang gabi po sa iyo, sir. Magandang gabi rin sa'yo. Hindi ako marunong magtagalog ako, pero pipilitin ko lang. Sige, magpilit ka. Nagpilit ka ako, kahit Bisaya ako. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo, sir? Magbisaya na lang tayo, bro. No. Ayaw ko, sir, kasi mayroong mga Tagalog na hindi nakakaintindi ng Bisaya, sir. Sige, pipilitin ko lang kahit hindi magkadimao ko si mo pa. Sige, ayos lang yan. Pwede ba akong magtanong? Sige. Sige. Sabi mo, yung nagsulat ng kasulatan, mga Katoliko, di ba? Sabi mo? According sa evidence na binasa ko. Dito sa Isaiah 34:16, sinabi ni Jehovah nga, walang nagkulang sa lahat dito ng lang, kasulatan. Bro, ha? Bro, kapag wala kang Biblia ang Tagalog, bro, magsabi ka lang dahil ako na lang babasa dito. May Tagalog naman ako available. Sige. Ako na lang magtanong. Meron akong Biblia dito. Sige. Sige. Ang sinabi niya dito, sa basahin ng Diyos, walang nagkulang daw kahit isa. Mayroon bang Katoliko dito? Mayroon bang Romano Katoliko dito sa 34, Jesus na Isaiah? Wala namang, bro.
Wala namang binanggit na Romano Katoliko dyan. Tanong ka, meron? Wala. Pero sinabi, hindi, nagkulang ha. Bakit sa sintesize na yung inyo? Saan ba yung iba? Hindi nagkulang kayo. Kayo yung nagkulang. Sagutin mo, bro. Straight. Yung to the point. Yung sabi ng Diyos, walang nagkulang sa kanya mga sulat. Oh. Saan dito ang mga Romanong Katoliko? Saan dito? May mababasa ba? Testament pa yan. Old Testament pa yan. Normal. Wala pang Katoliko nun. Propeta Isaias binasa mo. Diba sinabi ng Diyos na walang nagkulang sa kanyang mga sulat? Bakit yung Biblia niyo sa sintesize na lamang? Ah! Straight to the point. Kayo yung nagkulang eh. Dahil in the first place, yung unang Biblia, yung gawa, yung talagang Septuagint, kumpleto yan. Sa talaga bro, wala pa niyo. Ebidensya, ebidensya, ebidensya. Yan Foundation of Pentecostal Theology tayo. Sige, babasahin ko ito muna. Sandali lang ha. The Septuagint 70. Ano ba ito Septuagint? Yung Old Testament. The translation of the Old Testament into Greek made between 280 BC and 180 BC contained the apocryphal book. Jerome includes them in his Latin translation of the Old Testament called the Vulgate. Sana ba yung iba? Bakit sa 66 libro ninyo? Ah, sige ulang bro. Naman. Ulang pala sa kanila. Bro. Bro, ito pangalawang tanong ko. Sige. Itong ikalawang Timoteo 16. Pangalawang tanong, lahat pangalawang sagot. Sabi ito. Ha? Bago ano? At saka Lucas, buong kasulatan. Ito ang buong kasulatan na binigay ng Diyos. Ikalawang ano ba yan? Timoteo 16. Ikalawang Timoteo. Ah, 3:16. Oh, sige. Ano yan? Dito, babasahin ko sa Living Bible yan. Living Bible. Ako na yung, ako yung magtanong. Magtanong pa ako. Oh, sige. Magbasa lang ako. Basahin ko muna. Babasahin ko lang naman. Sige, ito. Itong buong kasulatan daw, ibinigay. Buong kasulatan, ibinigay ng Diyos sa lahat ng tao. Meron bang Romanong Katoliko dito nga kasama? Meron bang mabasa litrapulita dito? Ah, ito. Ang sinabi ni San Pablo, buong kasulatan, hindi po Biblia na yon. Kasi nakarefer po siya sa kasulatan na ginagamit nila noon, na guided by the Holy Spirit, at yung sulat niya. Remember, yung unang Timoteo, yung pangalawang Timoteo 3:16 na ginamit mo, hindi pa tapos ang revelation na yung sulat noon. Kaya wala pang Biblia na i-compile. Pangalawa, si San Pablo, sandali lang ha, pangalawa, si San Pablo na sumulat noon, isang paring Katoliko po. Therefore, Katoliko yan siya. Straight to the point. Hindi mo nasagot yung tanong mo. Yung tanong ko sa ikalawang Timoteo. Ah, sige. Dito mo sagutin mo sa ikalawang Timoteo. Huwag kang ambak-ambak. Ah, sige. Mayroon bang mababasa sa ikalawang Timoteo tapos na sisiting ang Roman Catholic? Huwag kang jumping. Ano? Pagi ulit. Mayroon bang mababasa sa ikalawang Timoteo tapos na sisiting huwag kang lumipat ha? Ng Roman Catholic dito? Ah. Letra por letra yung sandali ha, sasagutin ko ha. Pag letra por letra yung hahanapin mo, wala talagang mababasa. Pero take note, dito tayo ha, sa Translation Protestante. Translation Protestante, Living Bible. Sinabi ho, the whole Bible was given to us by inspiration from God. Itong ibig sabihin ni San Pablong Tuas sa simbahang Katolika yan, hindi sa mga Seventh Adventist, General Conference, si San Pablo, paring Katoliko po siya. Straight. Ang tanong ko, litra for litra mababasa. Mayroon bang mababasa wala. In the first place, wag mong itanong yan sa Katoliko dahil hindi ugali ng Katoliko na iletra po letra. Kayo yung mga Bible alone, dapat kami sana magtanong sa inyo yan. Sige, next question. Sige. Sabi mo kanina. Hindi makapuntos. Sabi mo kanina. Bro. Oh. Sabi mo kanina, yung Christian Sabbath ay Sunday. Diyos ba ang nagsabi niyan? Mababasa ba ang Diyos ang sasabi? Hindi mo ba alam na binanggitin ng Diyos na yung unang araw, sabat din? Hindi niya alam, hindi nakapuntos. Christian sabat ba? Matutani mo. Christian sabat? Madali lang yan. Diyos ba? Madali lang yan. Ayan. Basahin natin itong. Biblia.
Oh, Greg, Tagalog interlinear ha. Yung translation po sa Grego, may Tagalog. Babasahin natin sa Tagalog ito. Ay, si Tagalog tayo eh. Hindi naman tayo marunong mag-Grego. Mayroon tayong konting nalalaman yung mga root word lang kung saan nagmula itong mga salita. Ay, hindi naman tayo marunong bumasa ng Grego. Hindi tayo dito nagmamarunong. Okay ko. Ito, basahin ko ha. Sa St. Matthew chapter 28 verse 1. Sa Tagalog ha. Pagkatapos at ng mga Sabat, sa pagbukang liwayway sa isan ng mga Sabat, Sabat pa rin yung unang araw. Question, saan ba ito nagiging Sabat? Kanino Sabat ito? Sa mga Kristiyano. Bro, yung tanong ko bro, sagutin mo. Diyos ba ang nagsabi niyan? Litra po litra, Diyos ba ang nagsabi? May mabasa ba? Ay, oh, Diyos. Sige, sige, basahin mo nga Diyos ang nagsabi niyan. Basahin natin, litra basahin natin, basahin natin. Yung Diyos na... Oh, basahin natin yan. Yung Diyos mismo. Yung Diyos sabi nga, ang Christian, ang Sabat, Diyos ang Sabat. Diyos ha, Diyos. Unang araw Sabat eh. Sabi niya, unang araw Sabat eh. Gusto ko marinig ko. Kaya nga, sinabi na Diyos eh. Yan yan o. Sinabi ng Panginoon ko. Naku. Babasahin ko. Babasahin ko dito, babasahin ko. Ginamit ko, sandali na, mayroon naman akong Biblia iba't iba, pero ito na lang. Yung ginamit ko, ang banal na Biblia, salin po ito ni Monsignor Abriol. Si Monsignor Abriol, siya po yung pinakaunang nagsali ng Tagalog ng Biblia sa Pinas. Oh, ito. Basa. Basahin natin itong 23:23. Ayan yan. Winika ng Panginoon kay Moises. Panginoon mismo nagsabi kay Moises ha. Sabihin mo sa mga Israelita, ang unang araw ng ikapitong buwan ay gagawin ninyong araw ng pamamahinga. Oh! Nang may bro, banal na pagtitipon. Unang araw ko, pamamahinga, bro, banal na ang pagtitipon. Kaya ang tanong ko, Sunday. Unang araw, Sunday. Ano ba itong unang araw mo? Hindi. Sabado? Eh, bakit ka napila, oh? Ang tanong ko, Sunday. Litra po, litra. Sunday nga. Oh, yan o. Oh. Sunday, oh. Unang araw. Gawin ninyo itong banal na pagtitipon. Pa rin. Ito sabi, ha. Sige. Winika ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita, ang 15 araw ng buwang ito ay ang piyesta ng mga kubol sa pangalan ng Panginoon na magtatagal na loob ng 7 araw. Sandali lang, hindi ko pa ako tapos magbasa. Sabi niya, sa unang araw ay magkakaroon ng banal na pagtitipo na huwag kayong gagawa ng anuman. Nakita ninyo, unang araw ng buwan sa pista. Ito, hindi ito linggo. Sa ano, sa magandang balita, sa magandang balita. Hindi ko naman sinabing mayroon ng Roman Catholic. Diba? Brad, bakit kayo na... Mo ang naku naman, no. Nakapagtataka, Brad, bakit kayo napunta sa Sabat? Walang Sunday dyan. Ha? Walang linggo dyan. Walang Sunday. Ito, babasahin ko ulit. Litra po, litra. Sunday nga. Ito. Sinabi, basahin ko muna ito, ha? Basahin ko muna ito. 39. 40. Ito, 39. Sa 15 araw ng pitong buwan, pagkatapos ng pag-aani ng pitong araw, kayong magpipista para... Wala kayong pista, nakakatawa. Para kaya, we. Huwag kayong magtrabaho sa una at ikapitong araw. Huwag daw magtrabaho. Anong ibig sabihin nun? Araw na ba mamay nga? Tanungin natin, bro. Anong araw yan? Anong araw ito? Huwag mong baliktarin. Ang tanong ko ba? Clarificatory lang. Clarification lang sa tanong mo. Sige, nagtanong siya. Nagtanong daw siya. Bro, baka ikaw sumagot, bro. Ikaw, Baluria. Sumagot ka. Huwag mong ilayo. Wala kayong piyesta. Huwag mong ilayo.
Ang tanong ko, hindi yan layo eh. Sinagot ka na ni Oh, next question, next question. Binasa ko na, next question. Next question. Next question. Sunday dyan o meron bang linggo dyan sa Limited of Pentecost? Ano ba yung araw? Ano ba yung unang araw sa'yo? Hindi marunong may Hindi na ito, bro. Ayaw, ko, ayaw tanggapin ang sagot. Unang araw ng bulan, ng pista. Pista ne. Doon na sila itawag o Pest Unleavened Bread. Diba? Sa, sa Bisayan dyan, sa magandang balita, Bisayan. Unang adlaw, gikawalo mo, unang adlaw, hingpit nga igpapahulay. Pahinga araw, pahinga. Ano ba yung unang araw sa'yo, araw, Martes? Pahinga. Yung, yung sabi ko, bro. To the point. Yung sabi ko, ayaw, ayaw. Una, kayo, mayroon silang dyan, bro, ang mga Hudyo. Ang hindi nakikinig sa salita ng Diyos ay hindi sa Diyos. Ang taong ito ay hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Kaya ang taong ito hindi, kasi ay hindi sa Diyos. Sinagot ko na ayaw mo nang tanggapin. Ano ba sabi ng Biblia? Ang taong ang taong nakikinig sa salita ng Diyos ay sa Diyos. Sandali lang, bro. May tanong siya ulit. Ano yung tanong mo ulit? Yung tanong ko diyan, oh, yung word for word mababasa ba? Yung litra po litra. Meron bang sandi si Abi diyan? Explain ako sa iyo. 'Di ba nag-explain ako sa iyo? Huwag mong itanong sa simbahan Katolika letra po letra dahil hindi naman 'yan doktrina. Inyong doktrina 'yan, dapat kami magtanong sa inyo niyan. Oh, sige. Unang araw. Oh, ito may bisita tayo sige, sige. Sino ba 'to si Milliard? Oh, magandang gabi po sa iyo, Brad. Dapat kami magtanong sa inyo niyan. Ano bang anong reliyon ni nito, bro? Yung bago nating bisita, bro. Bro, magpakilala ka, bro. Ano reliyon mo, bro? Magandang gabi po sa iyo, Brad. Ay, magandang gabi, Juan. Mahina yung ano, boses mo, bro. Pakiayos sa sura yung signal mo. Katoliko pala si brother. Sige, Katoliko. Katoliko anong concern? Anong concern mo itong sa isang Seventh Adventist nating kapatid, ano? O kaibigan natin 'to. Pinatay ko na 'tong computer. Sige. Inila ko nagtanong lang ako, ha. Hindi naman talaga ako marunong magtagalog. Gusto lang ko Bisaya ba para wala nang isdiin, ha. Bro, kasi bro, programa ito ni Brother Eugene, Tagalog ito po, kasi po, ito yung programa ni Brother Eugene, sa punto por punto po ito, kaya nga tayo, kahit tayo Bisaya, ay bilang pagrespeto sa programa po ng ating kapatid, ay kailangan po nating magtatagalog, kasi po, ano po ito, punto por punto na programa po ito ni Brother Eugene, ipopost po niya. Sige, bro. Sige. Ano ba, ano ba yung tanong mo? Sige. Sige. Ang unang araw ba, binanal ba yan ng Diyos? Ha? At ipinangilin ba yan ng Diyos? Saan mabasang tata? Ipinangilin at sinanang ng Diyos? Sa Biblia! Babasahin natin ulit. Yung sandya, binanal. Sinabi pa nga na ni Yahweh. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises. 24. Sabihin mo sa mga Israelita na ang unang araw, ang ikapitong buwan, ay araw ng pamamahinga, araw ng inyong banal na pagtitipon. Banal nga! Bro, Eugene, ang tanong ko ba, saan mo mabasa yung unang araw binanal at ipinangili ng Diyos? Yun ang tanong ko. Saan mo mabasa yung binanal at ipinangilin? Ipinangilin ng Diyos? Unang araw! Sa Revelation chapter 1 verse 10 yung binanggit pa doon na Lord's Day. Sunday yun. Bro, ang layo ng sagot niyo, ang layo. Yung tanong ko, saan mababasa na binanal ng Diyos at ipinangili ng Diyos ang araw ng Sunday? Yun ang tanong ko, litra po litra. Alam niyo bro, nakakasawa talaga itong mga Sabadista pag pumasok. Alam niyo ba kung bakit? Sabat. Ano ba kayo? Litra po litra. Saan mababasa? Balik discussion na lang yan. Sabat! Noong si Bulawan pumasok dito, sabat pa rin. Imbis na nagtopic ako kay Archanides, ikaw sabat pa rin. Bro,
Nagtanong ako, bro, ha? Saan mababasa? Ah, saan mababasa na ang araw ng Linggo, Sunday, ipinangilin at binanal ng Diyos? Ipinangilin binasa. At binanal ng Diyos. Tapos na yung binasa ko na nga. Ginawa pang banal ang initipin mo ng araw. Hindi ko narinig. Binanal? Ay, hindi naman. Nagbibingi-bingihan ito. Nagbibingi-bingihan. Binanal at ipinangilin ng Diyos? Ay, ano? Babasahin ulit. Basa ulit. Oh, sa Bisayan, balik basa. Mga grade 1 section tambis ni. Lisod sa boot, balik basa. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, 24. Sabihin mo sa mga Israelita ng unang araw, ikapit ng buwan ay araw ng pamamahinga. Araw ng iyong banal na pagtitipon. Ah, hindi mo ba naunawaan ito? Bro, ang tanong ko, bro, binanal ba ng Diyos? Ang tanong ulit. At ipinangilin ba ng Diyos? Yan ang Diyos ko. Na nga nagsabi nun eh. Hindi mo nasagot. Oh. Ang layo. Hindi mo nasagot. Ano ang layo? Ang tanong ko, ipinangilin ba ng Diyos at binanal ba ng Diyos? Yan ang tanong ko. Word for word. Sabi sa Diyos, gawin niyo ang pamamahingang unang araw at banal na pagtitipon. Aba, to the point. Ang sabi niyo, hindi lang sa akin, hindi sa Diyos. Ang sabi ko sa Diyos talaga. Yung Diyos sa kanya, na lang sabi kay Moises. Diyos na lang sabi kay Moises. O babasahin natin ulit. Ipinangilin ba ng Diyos at binanal ba ng Diyos ang araw ng Linggo? Basa ulit. Basa ulit. O basa ulit. Ayanan. Ako naman o. Nagtatawa ng galang o. Ayan o. 23 hanggang 24. Ayan o, sinabi pa ni Yahweh kay Moises. Sino nagsabi? Si Yahweh, saan niya sinabi kay Moises? O ito, sabihin mo sa mga Israelita na ang unang araw ng ikapitong buwan ay araw ng pamamahinga. Ang unang araw ha, araw ng pamamahinga, araw ng iyong banal na pagtitipon. Aba, holy gathering, kumbaga ika nga. Oh bro, hindi ko narinig bro, nga nangilin ang Diyos. Nangilin ang Diyos. Sa kanta pa ito. Sa kanta. Nagbibingi-bingihan lang ako. Wala akong narinig kahit isa. Nga ipinangilin ang Diyos. Tama bro. Wala kang mabasa. Bro. Ipinangilin? Sandali lang bro. Tama pala bro, wala kang narinig dahil in the first place, sinabi ni Propeta Isaiah, tinakpan ng demonyo ang inyong mga isipan. Kahit anong gawing pagbasa ng Biblia, hindi kayo nakakarinig. Tama naman yung ginawa mo. Hindi ka nakakarinig. Hindi ko narinig. Kahit basahin mo bro. Ako ang magbasa bro. Ako ang magbasa. Gawa 28-27 bro. Pakinggan mo natin bro. Gawa 20-28. Gawa 28-27 pala. Babasahin. Bakit hindi na narinig? Gawa 20-27. Bakit hindi narinig niya ito? Ano kaya rason? Bakit hindi narinig? Babasahin natin, sinabi mismo ni San Pablo. Ang tanong ko, hindi nyo talaga basagot. Sandali lang, magbasa tayo. Lagi. Magbasa tayo. Pinangilin ba ng Diyos? Ipinangilin ba ng Diyos ang araw ng Linggo? Yung talaga ang gawa, 20, 27? 28 bro, 28, 27. Ah, 28, 27. Ito yung banggit. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito, tinakpan ang kanilang mga tainga at ipinikit nilang kanilang mga mata. Kung hindi makakakita sana ang kanilang mga mata, makakarinig ng kanilang mga tainga at makakaunawa sa kanilang mga pag-iisip at nagbabalik loob sila sa akin. O tingnan nyo! Wala pala! Kawawa. Kaya ayaw niya tanggapin ang katotohanan ko. Ayaw niya mintindi. Ilang ulit na nating binasa, sabi niya, hindi ako makakarinig. Yung isipan niyo. To the point. Ang gusto kong marinig, yung ang Diyos talaga ang nangilin. Diyos talaga ang nangilin. Ha? Yung talaga ang tanong ko. May mababasa ba na nangilin ang Diyos ng Sunday? Yung talaga sino bang ang puwito. Ang Diyos? Gawin mong ang Diyos mismo mangilin. Diyos na. Oh, yan talaga. Diyos na, gawin mo pong pangilin pa ng Sabat. 'Di ba sa tao lang dapat ipangilin ng Sabat? Ang Diyos ginawa niyo ano? Ginawang tao. Yung sabi niyo
bro, sa inyong pasyong mahal, bro. To the point. Yung, oh, sige. Sabi niyo, bro, sa inyong pasyong mahal, ang sabi niyo, pasyong mahal. Pasyong mahal. Sige, gustong sige, sige. Pasyong mahal. Pasyong mahal tayo. Pasyong mahal. Anong banggit sa pasyong mahal? Yeah, ang Sabado ay ipangilin. Ang ikapito, ang ipitong araw at Sabado ay ipangilin. Yung Sabado ay nakalagay dyan, ipinangilin ba? Sabi ng ipasyong mahal? Ipinangilin ba ng Diyos? Nako. Diyan pala sa paggamit mo sa pasyong mahal, mayroon ng daya. Pinutol mo! Eh, yung sagot mo ba? Yung point ba? Pinutol mo! Mayroon dyan yung statement sa taas na hindi mo binasa. Yung point ko ba? Yung ang statement sa taas, ito ha, ito ha. Ang statement po sa taas, ito. Alagay, sandali. Babasay ko muna yung statement sa taas ng pasyong mahal, ha. Tsaka ko nasasagutin yung sa baba. Ang statement po kasi sa taas, at sa Hinesis na libro, nang naglalaman ay ganito, nang lalangin itong mundo, nitong Diyos, na totoo, kaarawan ng Domingo. Hindi nyo binasa to. Next, itong sinabi sa ito, ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain. At kaya ipangilin na talimahin. At sundin ang Sabado, ipangilin. Ang Sabado na binanggit to, hindi po Sabadong Saturday. Yes. Dahil nakarapel po yan sa Sabat. Kasi, sandali lang, nag-explain pa ako. Yung pasyong mahal, is dynamic form of translation. Ang dynamic form of translation po kasi, ginawa na pong isi, kaya nga yung Sabat, nagiging Sabado sa ibang term. Yung Sabat, wala namang problema, nanghili naman kami ng Sabado, Linggo nga sa amin. Oh. Bro Eugene, bakit hindi siya nakikinig, bro? Basahin po natin Juan 8:47, bro. Bakit hindi ito nakikinig? Hindi nakikinig. 8:47 City pa rin. Bakit 8:47 City? Basahin natin. 8:47 City. Bakit ayaw makinig? 8:47 City. Sige, sandali lang. 8:47 City. Ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Subalit, ayaw ninyo makikinig sa akin sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. Ayaw makinig, bro. Bawa. Bakit ayaw makinig niya? Ang tanong ko. Hindi niyo nasagot ang tanong ko. Dahil hindi po sila mula sa Diyos. Sagot na nga. Ayaw mo makinig. Meron bang mababasa na nangilin ang Diyos ng Linggo? Yan talaga ang point ko. Binasa ko na nga. Nangilin ang Diyos. Litra po. Ilang beses ko nang binasa yan. Sige, bro. Nakakasawa naman yung topic mo. Bro, sabat. Ibang topic naman. Ibang isyo. Ipinangilin. Ibang isyo. Sige. Ibang isyo. Sawang-sawa na kami sa sabat. Sige. Oh. Ipinangilin ng Diyos sa Linggo. Sige. Basahin ako. Sige, Linggo. Linggo daw. Sige. Ah, meron pala. O sabi niya, Linggo daw. Pinangilin ng Diyos. O meron. Ipinangilin na. Sige. Oh, sabi mo, pinangilin eh, Linggo. Sige. Ako nagtanong. Oh. Oh, sige. Oh. Pinangilin ng Diyos ang araw ng Linggo at binanal. Sige. Isang sitas lang. Yun na, binasa ko na. Straight to the point. Oh, hindi mo nasagot. Nangilin ang Diyos ng Linggo? Sinabi pa nga niya ni Yahweh. Sinabi pa nga ni Yahweh kay Moises, gawin mo itong banal na pagtitipon. Hindi basta-basta ito. Banal nga pagtitipon eh. Yung pangilin, yung point ko ha, nangilin ba ang Diyos sa araw ng Linggo? Yan ang talaga. Paano ba naman mangilin ang Diyos? Diyos na nga, mangilin pa siya ng Sabat. Sino ba sambahin ng Diyos? Ang Diyos, mayroon siyang sasambahin. Kaya mangilin siya ng Sabat. Ano ba naman itong Nako naman. Straight, to the point. Tanong bako, bro. Isa pa. Nutrina nila yan, bro. Ang Diyos ay dapat mangilin ng Sabat daw sa kanila yan. Tingnan nyo nangyari sa inyo. Nakakatawa. Si Kristo. Sabi niya, si Kristo daw sumamba sa araw ng Sabat. Ha? Yung Diyos na, pasambahin pa ninyo. Sige, bro. Saan mababasa, bro? Ang Linggo, inutos ng Diyos ayan, na pagsamba yan, sabat sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao. Eugene, huwag natin kalimutan, bro, ang ating three pillars of Catholic faith. Hindi po tayo nakabatay sa Biblia lamang po. Kaya po, hindi natin pwedeng sakyan ang taong ito sapagkat ang aral ng Seventh-day Adventist ay hindi katulad ng aral nating Katoliko. Kaya nga, sinabi ko, bro. Tanong ko, nag-utos ba ang Diyos sa araw ng Linggo na pagsamba sa lahat ng tao? Litra po litra. Binasa ko na.
Binasa ko na, pero gusto mo paluwap. Sige, gusto niya, paluwap pa rin. Binasa ko na, binasa ko na, paluwap pa rin, paluwap pa rin. Paluwap pa rin, paluwap pa rin. Ayan, yan, yan. Paluwap pa rin. Gusto mo na, ano? Diba, binasa ko na dun sa, ano, sa Levitico 23-23 saka 39. So, magbasa na naman tayo ulit. Itong sa Psalm chapter 118. Ito, basahin natin ito. 118. Hindi pala alam nitong si Juan, Mr. Sabadista. Pero kapatid pa rin natin ito. Ang araw ng Linggo sa lahat ng tao. Ang araw ng hat. Hat ka kasi. O yan o. Banggit sa 24. Psalm 118:24. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad on it. Anong araw ito? Linggo ito dahil nabuhay si Kristong maguli. Kaya nga, doon sa pangyayari sa Linggo, sinamba si Kristo sa araw ng Sunday. No, Saint Matthew chapter 28 verse 9. Hindi malayo yan. Kung hindi inutos ng Diyos yan, bakit sinamba si Kristo sa araw ng Sunday? Ah, naku naman. Okay, babalikan ko ang tanong ko. Inutos ba ng Diyos yan na araw ng pangsamba sa lahat ng tao? Yan talaga ang point ko. Lahat ng tao. Sige. Inutos na nga yan, no? Sige, basahin mo. Inutos ng Diyos, ha? Sa lahat ng tao na araw ng pangsamba. Saan ba? Nag-explain ako sa'yo, bro. Bro, ayaw na lang pinag-explain. Nag-explain ako sa'yo. Yung bang putahe mo, yung bang luto mo, kumbaga ika nga, yung recipe mo, huwag niyong ipakain sa Katoliko dyan. In the first place, hindi naman namin doktrina, Biblia to Biblia. Ha? Kayo ang nagdoktrina, no? Dapat kami sana magtanong sa inyo saan sa Biblia ito, dahil kayo yung Bible alone. Straight to the point. Oh. Sige, oh. Tanong naman ako, sige. Nananahimik. Kami kasi mga Katoliko, brada, eh ganito, brada. Kung mayroong mang letra po litra sa Biblia, okay. Kung hindi man litra po litra sa Biblia, normal, hindi kami naganap. Dahil in the first place, naniniwala kami sa sacred tradition. Kung hindi naman sa sacred tradition, ang gusto mo, mayroon naman kaming magisterium. Oh. Diba, tatlo yung hinawakan namin na pillars of faith. Yung Holy Bible, Magisterium, tsaka yung Holy Tradition. Kaya wag kang magtanong na base sa Biblia. Wala naman pala sa Biblia eh. Huwag kayong maniwala, di ba? Ganun lahat ang konklusyon nyo. Eh saan ba sa Biblia na pagkatapos natin kumain, manot brass tayo? Wala, di ba? Oh. Oh, ganun. Pero, nagtanong ako sa Biblia, bro. Kasi yung Biblia, word of God yan. Di ba? Pulong sa Diyos yan. Ah, salita. Ta nan diyan tradition daw. Oh, talaga ang paniniwalaan natin kasi word of God 'yan. Oh, may mga tradition naman na tama naman 'yun, bro. Bro, tama naman 'yung sinabi mo na may mga tradition na hindi natin paniwalaan. Tama naman 'yung mga tradition ng mga Hudyo na hindi sinusunod ni Kristo, 'di ba? Oh, 'yung mga holy tradition, secret tradition ng mga apostol, 'yun mo tinatawag na apostolic tradition. Kaya ng banggit ni San Pablo, ayaw 'wag kayong maniwala sa mga tao na walang disiplina at hindi naniniwala sa tradisyon na itinuro namin. Kaya kaming Katoliko, hindi mawawala sa amin yung secret tradisyon. Kaya nga, meron kaming Bible and the tradisyon. Magkasama po yung dalawa. At anong sa kanyang isa, magisterium pa rin. Oh, sige. Tradisyon. Anong sabi ni Kristo sa tradisyon? Walang kabuluhan ang iyong pagsamba. Kasi sinunod mo ang mga lagda at mga tradisyon. Tama. Tama, sinunod niyan si Kristo. Walang kabuluhan ang pagsamba. Kasi sinunod niyo ang mga tradisyon. Mga tradisyon ng mga Sabadista. Hindi kami sinabihan diyan kundi yung mga Seventh-day Adventist ang pinatutukulan diyan. Oh. Yes, di ba? Yes na. Ang tanong ko, ang sabi ni Kristo sa tradisyon. Oh, wag mong lagyan. Kasi alam niya. Ang sabi ni Kristo, walang kabuluhan ang inyong pagsamba sa akin kasi sinunod ang kalagdaan at mga tradisyon ng mga tao. Titingnan po natin ang konteksto sa talatang yan, bro. Tradisyon niya ng mga Sabadista. Ang Sabadista ang pinatutungkulan dyan.
sa balista ang kanyang okay, kausap sa panahong iyan. Hindi po. Kaya naniniwala ako, bro. Bro, kaya naniniwala ako sa Biblia lang kasi sinabi talaga ng Kristo, walang kapuluhan. Tingnan po natin ang sulat ni San Pablo sa si Thessalonica 2:15. Bro, si San Pablo. Okay, Biblia, bro. Kristo, si San Pablo ba nagtuturo ng tradisyon? Bro. Ah, oh, batay sa Biblia, si San Pablo ba nagtuturo ng tradisyon? Yes or no? Si San Pablo hindi Diyos 'yan. Pa-bring tatanong ha? Ah, yung sabi ko kanina. Oh, yung sabi ko niya, itong paniniwalaan ko kasi word of God ito. Word of God. Oh. Hindi na pulong diba, sa mga yung, tao. Oh, oh hindi, yung mo, tanong ko kasi ayaw mo kasi sa tradisyon. Ayaw mo sa tradisyon. Yung tanong ko, si San Pablo bagay nagturo ng tradisyon? Yes or no? Yes or no? O, si San Pablo nagturo, pero hindi yan Diyos. Hindi yan Diyos. Yung tinuro ni San Pablo ng tradisyon, tama ba yun o mali? Balik talaman. Sinong sinusunod mo? Ang Diyos o si Pablo? Okay. Ha? Sinong sinunod mo? Diyos Pablo. Ang sulat ni Pablo ay galing sa Diyos yan. Dalawa. Dalawa yung sinunod. Sunod ko, si San Pablo at saka ang Diyos. Sinabi ni San Pablo, mga kapatid, nag-uutos po kami sa inyo sa pag, ano ba itong kwan? Bisaya ito, bibisayain ko na lang, ha? Kasi wala akong Tagalog na Biblia ang Kristiyanong Katilingban. Mga igsoon, nagsugo mininyo paglikay sa mga igsoon nga nagkinabuhi, nga walay disiplina, ug wala mutuman sa tradisyon nga among gipasunod ninyo. Oh, dapat sana i-chapuira ka na dahil wala kang tradisyon. Puro gisaway na ni Kristo. Gisaway gina ni Kristo. Si San Pablo, kaaral, sinuway pa. At saka ba, huwag mong kalimutan si San Pablo. Nagsabi si San Pablo na yung mga tradisyon, kailangan nating tanggapin yan. Ah, basahin natin. Dos Thessalonica 2:15. Tanggapin nyo yung tradisyon. O ito, nawawa naman ito si ano. Ay, bakit kawawa? 2:15. Basa tayo, Bisaya. Tungod ni ini, mga igsoon. Magmaligon mo, barugi ang tradisyon nga among gitudlo sa pulong o sa sulat. Ah! Hindi mo ba alam ito? Bro Eugene, babasa mo lang ako na po dito, bro, ha? Bro, ako na po. Makinig ka, makinig ka. Makinig, Eugene, makinig. Babasahin ko muna, bro, ha? Kasi ayaw niya maniwala ni San Pablo, eh. Ano ba sabi ni San Pablo sa unang Korinto, chapter 14, verse 36? Basahin po natin. 37, no? Kung inakala ni Numa na siya'y tumanggap ng payag mula sa Diyos o anumang kalob ng Espiritu, dapat niyang kilalanin na ang isinulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. Ang isinulat ni San Pablo, utos yan ng Panginoon. Ano ba ang isinulat ni San Pablo? Nagtuturo at nagsusulat siya patungkol sa tradisyon. Ano ba sinasabi ni San Pablo? Dapat kilalanin ninyo, kung kayo po ay sumusunod sa Diyos, dapat kilalanin ninyo ang sulat ni San Pablo ay utos yan ng Panginoon. Bakit ayaw mong tanggapin ang sulat ni San Pablo? Bro. Yan ang problema sa'yo yan. Ito naman ang sasabihin ko, bro. Kasi yung tradisyon ni San Pablo, bro, yan ba yan, mga tradisyon ng Romano Katoliko, yung mga encyclopedia ngayon? Aba, yan, bro. Yan ba yan? Sige, yes. By the way, nais ko munang ano, bro. Bro, sige, by the way. Nais ko munang magpasalamat itong yung bisita natin na 70 Adventist dahil unang-una kahit Bisaya ito, marunong pala magtagalog ito. Fluent ka magtagalog, bro, kahit total-total. Pagpatuloy mo yan, bro, baka mamaster ka balang araw. Ano? Sige. Bisaya na ako, ha? Ano bang tradisyon kagitudlo ni Pablo diha? Mao ba na ang mga encyclopedia, mga Google, mao ba na? Sige na, basahin ako. Hindi, wag kang magtanong kung sige na, basahin ba. Babasahin muna natin itong, ang sagot ko, tanungin nyo. Meaning ng tradisyon. dapat, before tayo magtanong, babasahin muna natin ang meaning ng tradisyon. Ang meaning ng tradisyon, historically and biblically basis. Hindi man siya naisulat sa Biblia, mayroon tayong history na kukunin. Kung hindi nakasulat sa history, mayroon tayong mga biblical basis. Yung nga lang, hindi litra po litra.
Diba? So, oh, ngayon, pag sinabi mong historically, yan ba yung ibig sabihin ng tradisyon na yung mga encyclopedia? Exactly! Ah, Bro Eugene. Sige, sige. Huwag natin kalimutan, Bro Eugene, ha? Yung mga apostolis at si San Pablo, bro. Nung nangaral sila, bro, wala sila pong dalang Biblia. At kadalasan sa kanilang ituturo sa tradisyon kinukuha ang magtuturo ng mga apostol. Hindi yan binabasa sa Biblia ng mga apostolis. Yun bang dala-dala ni Pablo? Wala pa ang Biblia ang mga apostol sa panahon nila. Yun bang dala-dala ni Pablo? Huwag natin kalimutan. Ah, sige, sige. Huwag natin kalimutan. Okay. Manimik ka muna, bro. Magsasalita muna ako, bro. Huwag natin kalimutan, sige, sige. Bro Eugene, yung mga apostol at si Kristo, nung nangaral sila, hindi po sila nagdadala ng, ano, Biblia. Huwag Biblia. Natin, wala pang Biblia ang, wala pang walang Biblia, dalang Biblia sa panahon iyan. Oh. Kaya, yung mga katuruan ni San Pablo, ay mula, halos lahat yun, ay nagmumula sa tradisyon ni Kristo. Ang ayaw na tradisyon ni Kristo ay tinuturo yung mga Sabbath keepers na nandoon, yung tradisyon ay ayaw ni Kristo. Ha? Yung tradisyon ng nag-yes na siya, bro. Matthew chapter 16 verse 19, bro, eh. May authority po ang ating simbahan Katoliko. Kung ano po ang ipinikpas yan ng ating simbahan, ay tinatanggap po iyan ng ating Panginoon sapagkat ang Panginoon po ang nagbibigay ng authority ng iyan. Yan ang wala sa Seventh-day Adventist dahil wala po silang authority, eh. Sumulpot lang sila sa Amerika, walang authority sila. Kaya hindi natin, walang wala sa atin, bro. Yung dala-dala na tradisyon ni Apostol Pablo, yan ba yung mga encyclopedia? Yan ba yung mga world book? Exactly. Yan ba yung kasi mga historical basis, eh. Kasi historical basis, eh. Sa Biblia. Eh, bigyan mo ko nito. Yan ba? Hanapin mo pa sa Biblia. Saan mo mababasa? Nga ang dala-dala diba, ni Pablo. Ito, bigyan kita ng sample. Bigyan kita ng sample. Di ba? Sandali lang, sandali lang. Sige, kayo, eh. sige. Mali na naman yung tira mo. Oh, straight. Kayo naman. Oh. To the point. Sige. Yan ba yan yung mga encyclopedia ang dala-dala, ha? Ang dala-dala ni Pablo, ha? Sige, babasahin mo ako sa Biblia. Yan ba yan ang encyclopedia? Yan sa Biblia, huwag kang maghanap ng encyclopedia dahil Biblia yan. Hindi naman nasusulat sa Biblia ang encyclopedia dahil ibang Biblia, ibang encyclopedia. Sa Biblia, naghamon na nga itong si Job. Ano sinabi niya? Read the history book and say. Normal, ano ba yung mga history book na babasahin natin? In the first place, ito, may mga encyclopedia tayo, yung mga World Almanac and Book of Fact, meron tayong mga Philippine history. Oh. Bro, sundan kita sa Hub, ha? Sundan kita. Oo. Yan bang Hub? Oh. Kasaysayan ba yan sa Romano Katoliko? Sige, bigyan mo ako ng litra-pulitra. Kasaysayan sa Romano Katoliko yan. Kapag sinabi natin, sandali lang, ha, hindi naman sinabi ni Hob na kasaysayan ng Romano Katoliko yan. Kasi ang sinabi po kasi ni Hob, read the history book and say. Yung kasaysayan ng mga libro basahin natin. Hindi ibig sabihin na magbasa tayo ng history sa Roman Catholic Church na libro. Dahil kapag ito yung babasahin natin, ang history ng Roman Catholic Church, serving po ito sa taga-ibang sikta dahil normal, libro pong Katoliko ito. Dahil kasaysayan ng aming simbahan na kariko dito. So yung history book na binanggit ni Propita Hob, yan yung mga encyclopedia, yung mga World Almanac, yung mga Britannica, yun yung ibig sabihin. Sige, basahin mo sa Hub 88. Yan mga encyclopedia. Yan mga Britannica. Sige, hindi basahin mo. Hindi pinangalanan. Sige, bro. Hindi naman nagsalan si Hub na read the history book na binanggit pa niya kung ano yung ano. Bro, sandali lang, ha. Bro, sa kahit grade 1 section marang, bro, alam. Kahit grade 1 section ka, soy, alam, pagka history book, huwag ka nang magngalan na kung ano, i-specify mo pa itong encyclopedia ba yan, Philippine history ba yan, history book na nga, di mo pa alam. Kung mabasa na ako nga, kaagin nila Hope, Ugladilal, hindi sa Romano Katoliko, pindi mo. Sige, saan ba mababasa na binanggit ni Hope yung kaagin niya, yung talambuhay niya, Tagalog? Kini 88 ba? Ang konteksto sa 88, bro, ang ating
pagkaintindi dyan, bro. Kung babasa po, kinalang magbasa po tayo ng history. Kahit ang history pa sa nakaraan ni Job at sa ating history ngayon, ang isinisiguro po ng talatang iyan, dapat po ang tao ay magbasa ng history. Bakit history eh? Sige, ang history ay katotohanan niyan, bro. Iba naman na, yung history, bro, sa history. Hindi naman yan fiction, bro, ang pinagbabasa ni Hob eh, di ba? History nga eh. History, ang dapat alam po natin ang salita ng word history. Hindi alam mo ng history niyo. Hindi mo alam kung ano yung history. Nga muna-huna, nga mauy una sa mga, oh? Asa na rin ang history? Daw sa panahon nila hugang Bildad wala magiruman ang Katolikon rin walang problema kasi kung mayroon mang history before ni Hob, okay yun kasi history nga from the past. Ano bang ibig sabihin yung history nga from the past? So ngayon nasa modern na panahon na tayo, so normal sa halimbawa 2023 before 2023 that is served as an history, so mayroon na nga libro sinulat eh. Kaya nga tinanong ko bro, example bro. Ining kasaysayan ng dalawang century, bro. Example. 2,000-3,000 years na, bro. Yung history po ng Pilipinas, ay example si Manny Pacquiao, di ba? Nakatala na yan sa history si Manny Pacquiao eh. Ano ba sabi ni Hob? Ari da history ang si. Titingnan po natin ng history. Ganyan po ang example natin sa history. Ang nakaraan po ang pinag-aaralan at ang ano po ba ang nakaraan. Kaya nga titingin si tayo ng history. Kaya balikan natin ang panahon doon. Natala kaya ito bro, meron akong concern, meron akong concern. Si ano? Ayaw gisimang. Si Dan Maasin, si Dan Maasin sabi niya. Utso-utso. Ay, gisimang ani mo. Sahop utso-utso. Oh, ayaw mo panapin eh. Read the book. Kaya tama sa. Read the history and say matupan nimo. Read the book and history and say. Oh. Mabutang kita mo tangata mo. Kini bang history? Mao ba ni history sa mga Romano Katoliko? Hindi yan history, bro. Hindi yan naka-refer. Sandali lang ha. Ito ha. Lililawin ko yan. Hindi yan naka-refer sa kasaysayan ng simbahang Romano-Katoliko. Dahil meron kaming libro, yan o. The History of the Roman Catholic Church na libro ito. Ngayon, kung babasahan kita ng librong ito, self-serving po ito dahil sarili pong librong Katoliko ito, 'di ba? Aming kasaysayan ng simbahan. Ngayon, question, kung hindi Roman Catholic Church, ano 'yan? History book nga, yung mga encyclopedia. So anong banggit sa encyclopedia? Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Oh, mayroon pa pinagamit history, Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Yan yung mga history book at hindi yan history sa simbahang Katolika nga libro na ganito. Example, bro, titingnan po natin ang history ng Seventh-day Adventist. Kung titingin po tayo ng history ng Seventh-day Adventist, di ba, ano? Makinigan mo na ng history. Seventh-day Adventist, ano ba ang history dyan? 1863. Nagamit mo ang kanilang Seventh-day Adventist. Sino ba lang? Sige, sundan. Ano yan ang pag-aaral ng history sa nakaraan po. O ganay na ni, ano ya, bilisayon ako para makasabda ni mo. Ang Hob utso-utso, wala na giingon ni Hob nga ripirado sa simbahang Katoliko nga kasaysayan. Kay kung simbahang Katoliko nga kasaysayan among gamiton diya, di kayo mo kadawat in the first place, kay bias librong Katoliko na. Oh? Nakoy libro kasaysayan sa simbahang Katoliko? Gikan sa pagtukod ni Kristo padulong sa hangtod karon. Daw mabasa ko ni di mo ka mo dawat ana. Mani magay ka mo dawat ana libro nga. Encyclopedia. Tingnan mo bro. Ano ni natin ang history ng Seventh-day Adventist, bro. Tingnan nga natin yung history ng Seventh-day Adventist. Sa Hob. Di ba? Sample ba? Tingnan mo natin ang history ng Seventh-day Adventist. Saan ba nagmula ang Seventh-day Adventist? Sandali lang ha. Diyan ako nagtanong. Tama yung bro, sinagot na kita, bro. Wala namang mababasa na ripirado yan sa history ng Roman Catholic Church. They're in the first place. Ang history ng Roman Catholic Church, ayan, mayroon kami libro. Self-serving yan kung babasahin namin sa inyo ito. Dahil unang-una, librong Katoliko ito. Normal, hindi kayo maniniwala. So ano bang history book na binanggit niya? Eh walang iba yung mga New Book Knowledge Encyclopedia. Yung mga Collier's Encyclopedia. Philippine history, world history, yung mga, ang tawag ito, may isa pa kong history dito. Kasaysayan ng daigdig. Nasinulat pa ng dipid. Bigo lang ko, nagsunod. Isunod na ako ang iyong mga argument. Saan nga natin yung history sa dipid, bro, yung kasaysayan ng daigdig, bro? Ah, ito. Kasaysayan ng daigdig. Basahan natin. Makinig ka muna, bro, ha?
Sabi ni Hob, read the history book kasi magbasa tayo ng kasaysayan ng daigdig. Tingnan natin. O yan. Read the history book kasi. Nagsimula. Hindi katoliko ito ha. Sige ha. Nagsimula ang katawagan ng simbahang katoliko pagtukoy ng simbahang kristyano sa kanluran. Ang katagang katoliko ay nangangahulugang universal o pangkalahatan. Ibig sabihin, si Jesus ay nasa simbahang katoliko at ang simbahang ito inatasan ni Jesus ng misyon para sa buong sangkatauhan. Walang Seventh-day Adventist Church. At saka hindi basta-basta author nito. Doctor of Philosophy po. Straight. To the point. Ayaw na niyang maniniwala. Ay di, hindi. Sir. Hindi naman ako namimilit sa'yo. Kung ayaw mo maniwala, wala na akong pakialam sa'yo. Problema mo kasi na yan. Yung pinakikinggan ko, Word of God. Kasi ang sabi ni, diba, anong sabi ni Juan? Anong sabi ng Diyos? Sabi ng Diyos sa Biblia, sa Isaiah 41:4, diba? Ang Diyos ay siyang, ay basahin natin to Biblia. Ay yung magandang balita, Biblia. Bisayan tayong panasya bro, ang Diyos mo'y nagbuot sa dagans kasaysayan sa kalibutan. O di ka mo tuos kasaysayan, samar ang isupak namong Ginoo. Sinong nasa likod ng lahat ng ito? Sinong nagpapagalaw sa takbo ng kasaysayan? Mula sa pasimula, akong si Yahweh na naroon na noong paman. O tingnan nyo? Hanggang sa katapusan. O tingnan nyo? Sige, nakatapok ko niya sa 44:1. Mungutan lang ko. Sige. O, mungutan lang ko ha. Kana bang Isaiah 41:4? Naka-refer ba yan sa Roman Catholic ng history? Mabasa ba dyan, litra po litra? Out of context yung tanong basa, mo, bro, basa. Ha? Mali yung tanong. Sinagot na kita nun. Ang tanong mo, sinagot na kita. Sinagot na kita. Ano ya? Yung bang, yung hubo-tso-tso? Isundan na lang mo. Ako, ikaw lang ko lang sa inyo. Sinagot na kita, hindi. Wala namang binanggit na. Isayas. Ah, kasaysayan ba na sa Roman Catholic? Yan ang 41:4. Basa. Ang giingon, ano ya, para makasabot ka kung binisay o ni. Ang diha sa Isayas 41:4, giingon diha nga ang Diyos mo'y nagbuot sa dagan sa kasaysayan sa kalibutan. So kung musupak ka sa mga kasaysayan sa kalibutan, sama ra nga gisupak ni mo Ginoo. Straight. To the point. Ang gisupak, sige. Tatanungin kita. Sige. Yun bang mga, sige. Yun bang mga encyclopedia, mga almanac, Diyos bang sumulat niyan? Hindi. Pero kalooban niyan ng Diyos. Dahil hindi, in the first place, kapag wala silang guided by the Holy Spirit, paano nila may recall na mayroong World War II dati, mayroong World War I dati, mayroong nangyayari dating patayan, kung hindi sila guided by the Holy Spirit? In the first place, yung mga author ng history book natin, hindi po sila actual na nanonood talaga sa mga pangyayari. Limbawa, yung Philippine history, di ba, nai-record doon na mayroong patayan nagaganap doon sa Mactan, si Magellan at Napulapo. May battle of Mactan. Yung bang author, nandun ba yan sa mismong personal sa nangyari? Sinulat niya? Actual ba niyang nakita itong si Magellan at saka sila Pulapo nagpapatayan doon? Wala! Guided by the Holy Spirit, kaya matrice up nila yung mga nakaraan. That's why! Yung tanong ko, yun bang mga referensya niyo, nga ginamit niyo, ang Diyos ba ang nagsulat niyan? Meron pa babasa? Wala, sinagot na dito. Sagutin ko muna yan, bro, ha. Ano ba sabi ng Panginoon? Basahin po natin. Mga Britannica. Sige, Britannica Encyclopedia, sige. Diyos ang gumawa yan. Patutunayan ko yan. Kaya ko patunayan yan. Sige, Britannica. Makinig ka. Sa lahat ng bagay, ako ang may lika. Kaya ako ang may-ari sa lahat ng ito. Ano sabi ng Panginoon? Siya'y may-ari ng lahat ng mga bagay. Ang encyclopedia ba? Bagay yan? Hindi. Bagay po yan. Ano sabi ng Panginoon? Akin lahat iyan. No? Lahat ng bagay na dito sa lupa. Ano sabi ng Panginoon? Akin ang lahat ng bagay niyan. Ito. Ang tanong ko. Global knowledge. Encyclopedia. Sinulat ba? Ano sabi ng Panginoon? Akin ang lahat ng iyan. Makinig ka. Sabi ng Panginoon, siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Ang New Book of Knowledge, libro yan. Bagay yan eh.
Ano sabi ng Panginoon? Sa kanya yan, kung kukontrahin mo ang mga New Book of Knowledge na libro, kinukontra mo ang Panginoon sapagkat siya ay may-ari ng lahat ng bagay. Sabi sa Isaiah 66:2. Sige, kaya, susundan kita. Susundan kita. Ang tanong ko, sinong sumulat dyan? Ang tao o ang Diyos? Sige. Sagot. Sige. Ang sumulat ng encyclopedyang iyan, mga tao po'y ginagamit ng Diyos. Yes! Tao. Pero sasabi ng talatang ito, ano sabi ng Panginoon? Ang lahat ng bagay nandito sa daigdig ay akin lahat iyan. Ang encyclopedia bagay iyan eh. Ano sabi ng Panginoon? Sa kanya yan. Ano ba sabi ng Panginoon? Sige. Dapat tanggapin mo. Ha? Yan. Klarong-klaro sa talatang Isaiah 66:2. Sige. Sabi mo ang encyclopedia, Diyos ang gumawa niyan, sumulat niyan. Sa ang talata? Sige, bigyan mo ako. Sa ang talata? Okay. Makinig ka encyclopedia nang mabuti. Wala akong sinabi na ang Diyos nagsulat ng encyclopedia. Huwag mong ibahin. Ang sinungaling ay anak ng demonyo eh. Huwag nating kalimutan is Juan chapter 8 verse 44. Huwag kang sinungaling. Wala po akong sinasabi. Makinig ka. Wala po akong sinasabi na ang Diyos ang nagsulat ng encyclopedia. Ang sagot ko po kanina, ang sumulat ng encyclopedia, mga tao po iyan. Pero ang lahat ng bagay, tulad ng encyclopedia, sabi ng Panginoon sa Isaiah 66:2, ay sa kanya ang lahat ng bagay. Babasahin nga natin ulit. Makinig ka bro, makinig ka para maalam naman natin kung sa Diyos ka ba makikinig. Sabi sa Biblia kanina, ang hindi nakakinig sa salita ng Diyos ay hindi sa Diyos, ayaw mo makinig. Babasahin ko natin ulit, oh. Isaiah 66:2, babasahin mo natin. Sa lahat ng bagay ako ang may likha, oh. Ano sabi niya? Bagay. Lahat ng bagay siya ang may likha. Patuloy. Kaya ako ang may-ari ng lahat ng ito. Oh, ano sabi niya? Sabi sa iya, ako ang pagyasatanan. Patuloy, ako'y nalulugod sa mga taong nagpakumbaba at nagsisipag-sisi. Tingnan mo yan, dapat magpakumbaba ka. Huwag kang mapagmamataas dito. Sapagkat sabi ng Panginoon, siya'y may-ari ng lahat ng bagay. Bakit ayaw mong tanggapin yan? Hindi naman ako nagsusulat nito. Nagbabasa lang po ako sa talata ng Biblia. Eh, paano naman kasi hindi niya tatanggapin yan dahil hindi po pumapabor sa kanya. Ang tanong ko ha, yung sumulat, sino bang sumulat yan? Tao nga ang sumulat. Ayaw mo, yes. Hindi mo talaga yes. Naririnig yung sagot ko. Hindi, Diyos. Tao ang sumulat ng mga libro na ito. Kahit nga ang Biblia, tao ay sumulat. Pero ginagamit sila ng Panginoon. Bakit sila gagamitin? Para po ang tao ay mayroong maintindihan sa mga history. Kaya nga sinasabi dyan, magbasa kayo ng history. Sabi ng Panginoon, akin ang lahat ng bagay sa mundo. Eh ang encyclopedia bro, nasa mundo yan bro eh. Hindi yan naman sa Jupiter bro. Nasa mundo ang encyclopedia natin. Yung libro natin ng sa makaisaysayan, tulad ng libro na binabasa ni Brother Eugene sa Dipid, sabi ng Panginoon, akin yan. Diba? Sabi ng Panginoon, akin yan. Hindi mo nakuha yung point ko bro. Ang point ko ba? Yan ba mga referensya? Word of God ba yan? Yan ang yung point ko, yung pinakapunto ko ba? Word of God ba yan? Oh. Sagot ko. Basta katotohanan, kaya nga tinatawag na standard difference yan, basta katotohanan, sa Diyos po yan. Ayaw mong tanggapin niya eh. Kasi sige, nga, sabi ng Panginoon sa Biblia, bro, makinig ka. Sige, magbigay sabi ka lang nga sa Panginoon, ang hindi makikinig sa kanyang salita ay hindi sa kanya. Ayaw mong maniwala sa nakasulat eh. Isaiah 66:2 yung nakasulat. Magbigay ka lang ng mga bagay na yan. Bro, matod mo, sige. Kala bang, yung bang mga encyclopedia, yung Britannica, matod Word of mo. God ba yan? Magbigay ka ng talata. Sige, Word of God yan. Diyos yung sabi niyan. Sige. Okay. Isaiah 66:2 sabi dito, lahat ng bagay. Hindi pa nakukuha yung sagot ko? Lahat ng bagay ang encyclopedia, bro. Bagay yung encyclopedia, kaya ko pangpain. Ko ba yung sumulat? Word of God ba? Word of God. Hindi ka pala intindi. Yung word of God ba dito? Yan? Ha? Yung sumulat niyan. Oh. Word of God ba yan? O Diyos ba yung sumulat niyan? Yan ang pinaka-point ko. Sinagot na nga kita eh, tao ang sumulat nito. Tao nga. Ano ba sabi ng Panginoon? Ang lahat ng bagay na nandito sa mundo
ay akin. Babasahin natin. Alam alam mo bro, yung mga nakikinig sa programa ni Brother Eugene, naiintindihan nila ako bro. Ikaw lang siguro ang hindi ayaw tumanggap ng katotohanan eh. At naiintindihan naman ng mga viewers eh. Ang sabi mo, muna, bro. Makinig ka, huwag kang sasapa, bro. Makinig ka muna. Babasahin ko lang dahan-dahan, bro. Ha? Para makuha mo talaga, bro. Dahan-dahanin ko sa pagbabasa. Okay. Babasahin ko dito. Sige, sa lahat ng bagay, ako ang may likha. O, di ba? Kaya ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ano ba naman? Sige. Ayaw ko pa bang tanggapin. Sabi ng Panginoon, siya nga ang may-ari ng lahat ng bagay nandito sa daigdig. Encyclopedia bagay ako yan. Ako lang, tubagong ha. Tubagong takana ha. Magtanong ka, magtanong ka. Oh, walay Kuling mga pulos. Dagdagin mo lang. Oh, Paminaw, dagdagan mo lang siguro, bro. Dagdagan mo lang siguro. Ayaw makinig, bro. Nakakasawa. Sumasagot ng babalik-balik, bro. Ako, binasa mo na talata kanina sa Biblia. Normal, hindi makinig. Bro, ay, akong tubagong ko na ipagutan mo. Kung sa'yo yung Kristo, ako yung tubagong na. Walay mga pulos. Ah, katong mga tinudlo sa mga tao, oh? Katong mga tradisyon, mga kalagdaan sa mga tao, unsay ingon ni Kristo? Wala daw na yung mga pulos. Wala gina yung mga pulos. Kaya naman, tradisyon na ng mga Jew, mga pulos. Tradisyon ng mga Judaism 'yan. Tradisyon 'yan ang nagpapahinga na sa Sunday. Hindi 'yan tradisyon ng Paminaw sa. Paminaw sa. Oh? Mga Paminaw sa, dinig kayo 'yon. Mga kalagdaan sa mga tao, mga tinudlo sa mga tao, mga tradisyon sa mga tao, unsay ingon ni Kristo? Walay pulos. Wala gi pulos. Usara ko. Tama naman yang binasa mo sa Biblia eh. Hindi naman tradisyon ng Katoliko ang pinatutungkulan ng Panginoong Hesus Kristo diyan. Tradisyon yan ng mga nagpapahinga ng Sabado. Kaya nga tinatawag niya sa 8 Corinthian City na mga anak kayo ng Diablo. Dahil ayaw niyo makinig sa katotohanan eh. Kaya nga binabasa ko na nga dito na lahat ng bagay, ang lahat ng bagay sa Diyos, ayaw mong tanggapin eh. So, bakit ayaw mong tanggapin? Bro, nagpasabot tayo ng mga tradisyon ko. Kami na sa, bro, nagpasabot tayo kay Gisaway, may kaysa ang tradisyon, nagpasabot tayo na nga wala kinipulos tinood. Tradisyon yan ng mga Sabadista. Tradisyon nga yan ng Sabadista. Tama naman yung binabasa mo sa Biblia. Tradisyon nyo yan na walang kakwinta-kwinta sapagkat ang aral ninyo, bro, aral yan ni Ellen G. White. Kaya nga ayaw nyo maniwala sa Biblia eh. Kayo ang ayaw tumanggap sa salita ng Diyos. Ah, sige, tanungin kita. Saan dyan mabasa si Ellen G. White dyan? Sige. Sige na. Natawa talaga si tatay. Okay, babasahin tayo ni Mrs. Ellen G. White. Babasahin po natin ang talatang San Mateo chapter 24:11. Ah, sige, sa tinsya, sige. Pupitang mini. Ah, babasahin po natin, sige, ha? Sige, makinig ka. Babasahin po natin, sige, yan. Sige. Kasi ang 70 at minutes, eh, nag-assume sila na propita si Ellen G. White. Babasa po tayo sa talata. Babasahin natin. Ah, sige, sige. Sige daw. Sige. Babasahin po sige natin, daw. Ha? San Mateo 24:11. Kasi si Ellen G. White nga, sabi nila ay propita. Bula ang propita yan. Bula ang propita. Babasahin natin. Ah. 11. Yung hinanap ko, Ellen White. Ellen White, ha? Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Ito, si Mrs. White, sabi nila, propeta, sa Biblia, ano sabi ng Biblia? Meron ako libro, oh. Sinulat ni Mrs. White, oh. Oh, basahin natin yan, bro. Anda kong away, tali, sumayog, dautan. Bisaya ito. Sa mga Bisaya lang ito, makakarelate, ano? Yung bilang ito. Kay daghang baka ako ng mga manalag ng manungas kalibutan o ng Juan 4:1. Inoon! Lakip na niini si Ellen G. White. Oh no! Wala. Bro, bro. Ellen G. White nga eh, di ba? Bro. Ginawa niyo yung propeta si Mrs. White eh. Wala sa Biblia. Kaya nga, propetang mini. Paminaw sa mo. Paminaw sa mo. Sige. Ang ginamit naman ako sa Marcos 17. Naabot mo kayong Mrs. White. Mo man akong gigamit. Yung Biblia akong gigamit. Magamit yung Biblia. Ang Marcos 7:7, yung sinabing tradisyon, mga Sabadista po yan, mga Hudyo, that's what Jewish tradisyon. Okay na yung pungutana ta mo, kaya nag-iis ko tumog Ellen White, ang ako pungutana diya, nabas Ellen White diya, mamanang pungutana. Nagali, Mateo chapter 24 verse 11. Ah, Ellen White ha, sige, Ellen White.
Sige, ilimit daw. Sige, basa daw. Nakakatawa itong Sabadista. Nagtanong na siya kung mayroon ba si Ellen G. White. Hindi ka ba mamasa sa Biblia? Magtanong ka ba? Oh, good, good. Oh, ayan. Okay, bro. Naniniwala. Bro. Ayaw niyang maniniwala bro. Sa tradisyon. Bro. Pero naniniwala naman ni Ellen G. White. Bro. Tingnan mo si Brother Stay, bro. Point. Para si Parba, bro. Napuno lang si... pawis na pawis yung Sabadista para si Parba. Bro. Bro. Nakataan ako, bro. Sa Biblia niyo, bro. Nawala man mo. Bro, yun. Jen, meron na kami. Oh. I-welcome muna natin yung bisita natin, bro. Kasi kanina pa to si Sir. Si Brad Kwan. Brad, yung team niyo, Billy Hermosa. Brother, magandang gabi po sa inyo, brother. Magandang gabi sa'yo, brother. Magandang gabi, brother. Hindi ka na invite namin kasi busy-busy. Wala, wala. Hindi ka naman i-out. Nawala, malagi mo. Ayaw ko i-out. Nandito lang kami, hoy. Sige na, huwi ko na. Oh, hindi makita. Oh. Nandito lang kami. Usa. Oh, sige, magtanong ako ulit. Ito, kita niya to. Oh, sige. Ah, Biblian. Sige, magtanong ka. Muling ka rin. Oh, ito, Biblian. Kasi anon. Sige. Oh. Sige. Ang imprimatur niya, si Ricardo G. Vidal. Oh. Anong concern mo? Sa Sugbuha. Ah, sige. Matutan niya dire mga dibuto o maayong mga Katoliko, mga kalinap sa bitim. Pinotol mo yan! Lasayop! Pinotol mo yan! Lasayop pa rin pagka... Paminosa! Ito! Asa, Paminosa! Lasayop pa rin pagka-istorya ha? O tama? Tama! Pero ang pag-uunawa mo, mali! Ito! Good. Meron ako! Yan, yan, ano? Yan, yan! Meron ako! O yan, o! Labi na kay kita! Ano ko ha? Bisaya ito! Oh, sobra ang atong pagsalig sa mga buotang sakop sa iyang simbahan. Bosa, si Abraham ang inyong amahan. Kita ang mga dibuto nga magtotoo ug maayong Katoliko. Sa demonyo ba kayo itong maayong Katoliko? Liwat sa bitin, tiwasa. Merong so, may karugtong, may karugtong. Tatlong period. Anong ibig sabihin ng tatlong period sa English grammar? Ellipse po ang tawag nito. Ang ellipse po. Sandali lang. Tatapusin ko muna ito. Ang ellipse po, ginagamit 'yan kung magkot ka ng ibang talata na hindi naman ang siyang may yung ginamin doon sa unang talata mo. Og kaliwat sa mga bitin. Ang kaliwat sa mga bitin, kamo na. Oh, oy, naunsa ka mo gitudlo? Unsa din? Ilipsi mo na, bud. Brad, ani ba ra? Binisayo na ko, Brad. Seminaron sa tika grammar, Brad. Ang kanang ilipsi, Brad. Halimbawa, Brad. Paminaw ba? Seminaron sa tika grammar, ha? Seminaron sa tika grammar. Ang diya nakabutang, maayong Katoliko. Buti pa sa but, nada ay maayo nga iyasyawa. Ah, next. Mga di pamilya. Naitulog ka period, ana. Naitulog ka period, human aning maayong Katoliko. Gitawag na sa English og ellipse. Paminaw. Narao! Narao! Naunsa man ka? Gitawag na sa English, paminaw, sa explanante kag English grammar kay para makasabot kay unsay mga usages anang period, kuwit. Ah, basig na suko na kay ka ba? Brad. Basig na suko na kay kasi mong isig kataw gachat-chat ka mo nyang gipanggamit nimo imbes tandang padamdam question mark imong gigamit. Di na pwede ha. Oh, sige. Ang ellipse gani Brad, buti pasabot, magkuha kag laing statement nga dili siya tawag aning sumpay anang niya, pero imong gibutang diha kay putnot pa na no. Alang-alang magimo nang i-specify tanandang wa naman ay unod gamay naman kay nang ubos ana. So kanang giingon diha. Bro, mabasa niyo, bro. Kadali lang, ha. So, kanang gitawag niyang ellipse, buti pasabot, ana, lahi na nga statement. Pag ingon o kaliwat sa bitin, kamo na, kasigig supag-supa, karon. Kung butoo man ay ka ng footnote sa Biblia sa Kristohanong Katilingban, nabasa ba na nimong footnote sa San Mateo 28 na footnote? O sa gingon dre? Saan pa na ako ng footnote? O sa gingon dre's footnote? Pamina, sa? Na-footnote to? Ang simbahang Katoliko. Lahi sa ubang Kristohanong pundok kay gisugdan man kini sa mga tinun-an ni Hesus. Ngayon ka ni. Ubo kani mo kani. Kini sa kumpungta sa ato sa unaw ni. Ah. Asa sa. Kini ba? Naman ni. Kini ba kini? Mana? Ah, sige. Wala mo kumusubak ana.
Kinila ba? Kinila kumpulutan na 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 ba? Lagpakan! Sige! Oo, sige, ulo ko na! Kining katoliko na nabutang may ganitra-pulitra nga katoliko! Kining katoliko ba? Kinsa din may katoliko nga ako nagingin rin mga dibutong, dibuto! Kanyang mga dibuto ba? Mga maayong katoliko. Maayong katoliko. Maayong katoliko. Mga dibutong katoliko. Anong mga sabarista mga katoliko? Maayong katoliko na. Maayong katoliko. Ayaw butangin ko eh. Ugi ko hanin. Mga dibuto. Mga maayo o dibuto nga katoliko. Mga kaliwat sa bitin. Kami na. Dahil naman na ilipse. Naman na ilipse. Tulog ka period. Tulog ka period. Pasabutan na. Lahi na nga sumpay. Dili na iyang paragraph nga mo'y sumpay ana. Ang gi-explain na gali nako ang ellipse gani, ang tulo ka ellipse. Oh. Pamina sa ba? Ang tulo ka ellipse Brad, gisumpay ana, dili na amo nga katarungan, kanang dili na amo kauban anang maayong Katoliko. Ay kun imong ingnon nga maayong Katoliko ang yawa na maayo na dai niron. Oh no. Ah, dihar ka na si Bro Jin. Brad, babasa ni mo ni Bro. Unsa man na? Babasa ni mo na, dili. Dibuto. Unsa man na siya nga libro? Dili lagi ko makita niyo lagi. Ligata ni Brother Jiwan sa kuwa. Kasaysayan ng daigdig. Dili ko makita niyo. Ah, kasaysayan ng daigdig? Oo. Unsa nga page na? Kining Biblia nga kung basihan. Kining Biblia niyo. Page 201 ni Bro. Dili pala siya mga Bro. Ah, sige. Dili na ko mabasa. Basahin mo na lang. Basahin mo. Ang kasaysayan ng banal na Imperyong Romano ay kaakibat ng pagyabong ng Simbahang Katoliko. Ang Simbahang Katoliko ay isa sa mga sangay ng Kristiyanismo, ang reliyong itinatag ni Hesus Kristo noong unang siglo. Kasaysayan. Di ba? Kasaysayan. Ide, itinatag. Ang Romano Katoliko ay itinatag sa unang siglo ni Hesus Kristo na kasulat. Ano ang cover, bro? Bro, yung cover, bro, yung cover. Ah, yan, napin ko yan. Sige. Bro. Ah, yan na. Bro. Ah, bro. Bro, tatapusin na lang natin tong sharing, bro, kasi alas 9 na. Hindi. Eh, meron ka naman. Nakikita ko naman. Tatapusin na lang natin tong sharing dahil ikaw na mismo ay hindi ka na ano, sangayon ka pala sa footnote na yung Simbahang Katolik ay nagmula po ni Kristo at sa kanyang mga apostoles. Wala na tayong kwan, tutulid ng... Well, salamat sa panahon, bro. Oh, hanggang sa susunod muli, ito yung likod. Brad Eugene Gampo, nagsasabi po sa inyo. Bukas ulit. Bukas na lang, ha? Sa umaga. Sige, tanawin ako. Hindi lang kumusaan. Meron naman na kung Bisayan translation. Bukas na lang sa Bisayan. Sige. Hanggang sa susunod muli, ito yung lingkod Brad Eugene Gampoy magsasabi sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood at pagkikinig. God bless. Mag-ingat po kayo lagi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Straight to the point.